sila yung nagbibilang, bunyot, bakbak sa ating lahat. Pero sa huli, kami ay buong buo! Amen! At pinagpala! Kulang pa po siya ng energy niyan. Hindi pa yun. Kenny, bigla ay Jessica, biglang nahiya yung ating guest. Sabi ni Julian Mike Capaye, to the highest level po, tita, sabi. hindi pa siya yan. Oh. Ang saya-saya, mga ka-daily live sharing. Yes, ang ginagawa ng Panginoon. Oh. Pastor Dong, Luzon, Visayas at Mindanao. Oh, yes. At iba't ibang panig ng daigdig ay kasama natin. Hello. Yes. Kay Digna Pinili. Yes, mula London. Amen. Oh, kumusta na kayo dyan? Yan. Sige, Pastor Dong, bumati ka na din. At syempre, patuloy kong binabati ang mga laging nagigiliw sa programang ito. Amen. Oo, masayang-masaya na kung saan ay lagi nilang nai-enjoy ang tawanan, ang iyakan, Pastora, ang kagalakan sa presensya ng Panginoon. Amen. O, diba? Oo, kayo mga ka-abangers, ano ba tuwing inyong napapanood ang daily live sharing? O, diba? Daily nga eh, araw-araw kinakatagpo tayo ni Lord. Ayon, araw-araw. Pag tayo'y kinatagpo ng Panginoon, binabago niya tayo. Oo. Araw-araw. Yun! Naalala ko yung kanta namin noon. Talaga, Pastor Dong? Paano? Binabago kami araw-araw. Ay, nako, wag na nating patagalin. Oh, wag natin God patagalin. Is faithful. Amen. Kasi hindi mo hawak ang iyong gitara, eh, gitarahan na tayo ng ating bisita. Yes! Gitarahan na tayo ng ating pamilya. Anong maalala mo nung bata ka, yan, Joshua? Sandali, pakilala muna naman natin. Alam mo, parte na kaagad dyan. Okay. First time niya, Pastor. Oh, first time. Alam mo ba yung sinasabi ni Jessica na pag tinawag ka para maglingkod, tumakbo ka kaagad. Yun, ang bilis nito. Alam mo ba, Pastor, naka-set up na siya kanina eh. Oo. At ako, kagigising. Okay. Pagod eh. Okay. Naramdaman ko, napapagod din pala ako. Pero nung nakita ko na, nakapambahay pa nga ako eh. Nung nakita ko siya, sabi ko, kausapin ko nga sandali. Tapos, maya-maya, bigla akong sumigla. Bakit? Magbihis na nga lang ako. Ako na ang mag-interview. Iba ang hugot ng daily live sharing. Iyan. Nagpapabangon. At, alam mo, Pastor, dapat, etong si Kuya Joshua o si Kuya Wajo, dapat doon na siya sa kanyang studio. Okay. Nung sinabi ko sa kanya, magkalapit lang pala tayo, 30 minutes lang eh. Halika na, brother! Ayan! I-welcome na natin sa ating studio, live na live, face-to-face. Yes. Walang iba kung hindi ang lingkod ng Diyos, ang pang-apat sa siyam. Oy! Nakakatatlo na tayo, Pastor. Nagsimula doon sa Armenia. Oh, Armenia. Napunta doon sa Armenta. Yung I naging T. At ngayon ay nandito kasama natin sa studio ang pang-apat sa siyam na magkakapatid. Oh, praise God. I-welcome natin, Pastor Dong. Uh-huh. Walang iba kung hindi si Joshua Armenta! Yes! Amen! Tugtugan kami kagad! Yay! Sige, tugtog. Kasama na pambati. Okay, pahinga natin yung bumi. Okay. Pumati ka. Hello po. Ay! Bago naman. Lapit ka ng konti. Lapit. Lapit ka. Yung relax na rin. Oh, yan! Okay. Hello. Yan! Ang cute! Hello po. Yeah. Ako po yung napagandang gitara niya. Hallelujah. Mahirap ano to? Mahirap itanggil to. Sige nga, Kuya Joshua. Awit nga tayo ng masayang awit. Kamastan ang kalawakan, hindi mo maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mong tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin.
Jesus sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Talaga naman. Talaga naman. Tayo'y magsasaya sa piling ng Panginoon. Sige, Kuya Joshua, bumati ka muna sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa at sa mga kaibigan mo na nandirito na ngayon. Hello po. Pinagpalang hapon po sa lahat po ng nanonood ngayon sa Daily Life Sharing portion. Nahihiya po. Kasi po, ano eh, na-miss ko po itong dalawa po. Ito, aking po mga tatay at nanay din po ito. As pastor ng Sassy Stormy. Hello po sa lahat po ng nanonood po sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapatid. Yan, nandyan po. Hi. Yan ba sila? Yan ba sila? Nandyan yan. Nagko-comment eh. Nagko-comment. O, sige. Hello. Saan nakakakilala sa inyong lahat? Sino si Joshua at menta sa buhay ninyo? O, yun. At anong hindi nyo makakalimutan kwento ninyo sa kanya? Sigurado ako magaganda yan, Pastora. Kahit pangit, pwede. Tawa, ay! Grabe naman po. Grabe naman. Ayan, hello po sa mga, yung po sa mga taga-Europe. Oh, yung taga-Europe sa inyo. Hello po. Happy watching po. Yan, talaga. Oo nga. Nakakatuwa naman kasi hindi ko mabasa yung mga nasa comment. Hahanapin ko yan. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year. Okay, Pastor Dong at Joshua, maaari nyo ba kaming kantahan? Yan. Yun, yung mga alaalang nagbabalik. Yan. Joshua, alam niya. Teka muna, bago yung kantahin. Ano ba, alam mo, nung bata ito, Pastora, mga 6 to 7 ito. Oo, kasi... Wala nung, po laglagan, Pastor. Oo, laglagan. Nung 4 years old ito, yun yung una kong salta sa lugar ng Tanawan. Ah, 4 years old pa lang siya noon. Oo, sa lugar ng Tanawan, sumalta ako sa kanila mga 1991, nung time na yun. Ayun, 1991. Si Joshua noon ay 4 years old pa lang ho. Yan ang kailangan niya. Mind you, brothers and sisters, ang batang ito, lalakad-lakad lang na sipunin dun sa bahay nila, no? Siyempre, bata. Bata kasi! Laro lang na laro tong batang ito. Ay, pero ito, parang butyog ito na mataba na gwapo noon pa. Wow. Oh, gwapo na ito noon pa. Bata, maputi. Ayun, ang totoong batang to. Yung magkasunod dyan sila ni Ninya eh. Kinakabahan mo. Magkasunod sila ni Ninya at sila ang napaka malulusog na bata noon. Alam mo, Pastor Dong, may nahalata ako sa'yo. Bakit? Pagkakilala mo ang guest, okay. Ibang saya mo. Ay, syempre naman. Kasi parang ayaw ka na niyang tanungin eh. Ang saya-saya. Pastora. Hello kay Minda Soriano Nasyon ng Kuala Lumpur, Malaysia. Yes. Pastor Dong, meron ka pa bang naaalala? At yung 6 and 7 years old siya, yung una kong tinuro sa kanyang maggitara. Paano nga tinuro kita noon? Ano po 'yun? Ayan. Okay. Key of C. Key of F. Yes. Itong F na to, hirap po ako dyan. Hirap. Kasi maliit pa yung kamay ko noon eh. Maliit. Hanggang ngayon, maliit naman po yung kamay. Tapos G. Tapos sabi ko, ulit-ulitin mo lang yan hanggang masanay yung daliri. Tapos F. G. Ayan. Ngayon, pakantayin natin sila. Sandali, may bumabati sa Armenia. Sige. Sabi ni Jeremy Armenta, good morning from Armenia. Wow. Morning, tol. Mukhang pagkagising niya, inaabangan ka na kaagad. Morning, brother. Yun. At may isa pang nakakaalala sa iyo, si Ruel Lopez. Nung nagsisimula po ako sa DWX, ay maliliit pa yan si Wajo. Sobrang maliliit pa. Sabi ni Jeremy, kulang na lang daw ikaw na magkwento ng buhay nila. Parang siya ang guest. Ha? Parang siya ang guest. Huwag kang mag-alala. Aawatin ko siya.
Namimiss ko talaga itong mga batang ito, kaya di natin. Sandali, hindi ko ang guess eh. Sige. Sabi tuloy ni Nina Armenta, good afternoon from Armenta family. Wow! Okay ka na, Pastor. Okay na. Na-reach mo na yung kota mo? Yes, na-reach ko na. Okay na. Sige. Siguro para makabuelo kayong dalawa, kumanta muna tayo. Sige. Yung ikaw lamang ang Panginoon. Oh, wow. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang minamahal. Sa'yo lamang ako maglilingkod. Sa'yo lamang ako ay sasamba. Iniibig kita ng buong puso, ng buong isip at kaluluwa. Tanging sa'yo lamang iaalay ang buhay, pagkat ika'y minamahal, Jesus. Iniibig kita ng buong puso, ng buong isip at kaluluwa. Tanging sa'yo pagkat ika'y minamahal, Jesus. Wow! Tinoy, sara. Okay na kayo. Galing! Gel na gel ba? Ang galing naman ako mga ka-daily live sharing. Ang bitin nilang kumantang dalawa, ha? Sige. Bitin kayo ng bitin ng kanta, may bumabati sa inyo. Sabi ni Janine Demabildo, Kuya Wajo! Sino ba yun? Ano po yan? Kasama ko po sa youth choir. Youth leaders. Sige po, i-share ninyo ito dahil marami kayong matututunan isa kay Kuya Wajo. At sabi naman ni Nance Bolivar Junsay, nakakatuwa naman daw po kayo. Cute ba sila? Uy, kayo talaga, ano hindi kami cute ah. Sabi ni Chen Cervantes, Kuya Waj, aba, iba-ibang tawag nila sa iyo ha, sister okay. Kuya Wajo. Yan, okay, sige, bababa mo muna ang mikropono. Sabi ni Milagros Noga Abrahano, praise the Lord, ang galing. Concert na daw kayong dalawa. Tignan mo yung picture ko. Okay, oh, nang bata siya. Sige nga, Kuya Wajo, magsimula nga tayo dyan. Sa kwento, sa litrato na yan. Sinasabi ko, Pastora, butyog noon yan. Mataba. Butyog. Katamtama ng Malusog talaga, hindi katamtaman. Malusog na bata. Sige. Okay, Pastor Dong, ang mensahe natin ngayon ay God is faithful. Hawakan nyo ang inyong mga cellphone. Hello kay Wilson Pergis sa Italy. Kumusta ka dyan? Ano nga po, isulat nyo sa inyong comment box, God is faithful. Ayan. Amen. Kuya Wajo, ipinakita ang iyong litrato noong bata ka. Pakibalik nga yung litrato na yan. Ano po ang naaalala ninyo dyan? Ayan. Wala pa po ako naaalala dyan. 2 years old pa lang ata po ako nun. Four years old. Wala ka pa. 3? Opo. 4 years old. Pero saan kaya simbahan po? Sa Tanawag parang po 2 years yan. Old ka niyan or 2 years old? 2 or 3 po, no? 2 or 3, yeah. Sino po ba yung bata yan? Yeah, ano pa lang, no? Noon pa lang po talagang ano na yung sinasama na malusog po. Na, malusog. Malusog na. Malusog, oo. Malusog siya. Sinasama na po ako ni na papa at mama dun sa ano. Mm-mm. Ni Brother Dante and Sister Mary sa simbahan. Talagang bata ka pa. Sige nga. Ikwento mo nga muna, taga saan ka? Saan ka pinanganak? At ano ang hindi mo makakalimutang kwento ng bata ka? Sa ano po ako pinanganak? Sa Natatas, Tanawan, Batangas, lahat.
Mm-hmm. Lapit mo, anak. Oh. Ayun. Hello po. Ayan. Pwede po bang hawakan ito? Ayan. Pwede. Mm-hmm. Siguro lumapit ka lang sa upuan. Ah, ayan. Ayan po. Palit na lang tayong dalawa. Tanggalin ko naman po. Ayan. Ayan. Na oh. Oh, ayan. Hello po. Ayan. Technical lang. Technical lang. Okay. Ako po ay pinanganak sa Natatas, Tanawan, Batangas. Ano po po noon? 1987. Ayan. Year 1987. At yung bahay po namin noon, Kubo. Oh. Alam, naabutan niyo po ba yung Pastor Dom? Yes. Oo, yung bahay po namin na yun. Na gawa po sa ano? Pawid. Oo, pawid. Mm-hmm. Sa ano yun. So, yun. Doon po pinanganak ang inyong pong lingkod. Ano po ba bang sishare ko? Anong hindi mo makakalimutan kwento? Hindi ko makakalimutan. Naku, marami po akong kwentong ano. Bata. Ah, opo. Sige. Kwentong bata muna tayo. Kwentong bata. Yan. Ipakita mo ngayon kasunod na picture ng kwentong bata. Meron pa ba akong? Yan. Sa bagong bahay na po yan namin. Ah, bago na yan. Oo, si Joanna yung yung hawak-hawak ko po na yan. Siguro mga ano po ko niyan, mga 8 years old or 9. Hmm. Or 10? Hmm. Mga ganun po siguro. Ay hindi, mga 8 years old po siguro niyan. Ah, 8 ka na dyan. Sabi na yan, kasi kapit-baryo ka daw nila. Hello, Wajo. Opo, oh, hello. Hello po, kasi sister, kasi kapit-baryo. Oo. Hmm. Yung time po na yan, sa ganyang age po ng mga bata na kapatid ko na yan, sasayaw po kami niyan eh. Nang ano po yun? For the Lord is my tower. Oh. Doon sa gawain po namin sa ano. Sa, ayun, sasayaw po kami doon. Lahat. Sumasayaw ka din. Lahat po kasama kami. Oh. Kaya ano po eh, nung unang-una, is my tower. Yan. Oh. And he gives me the power. Opo. Na, ang gumawa po nung step, syempre po, kinuha po namin yun kay, ano, Pastor. Kay Kuya Noel. Opo. Si, pero ano po niya, yung kay Steve Kuban. Oh. Ah, Steve Kuban. So, yung, pinakita po niya yun eh. Pinakita niya yung steps and then si Kuya Noel po yung nagturo sa amin kung paano. Tapos sayo na. Sayo po kami. Nakakatawa po kasi habang titawag po kami ni Papa, habang siya po ay nagtutok during his talk, sunod-sunod kami lumalabas. Oh! Ayun. Aking mga anak, sabi niya, kay Noel, Noriel, sunod-sunod. Para mga ano eh. Kung 10 lang kami, 10 little Indians kami. 1 little, 2 little, 3 little Indians. Sunod-sunod po kami nun. Pero nung ano po, nung bandang sa akin na, kasi maliit po ako nun eh. Mm-mm. Dun na, natutuwa ng mga tao. Kasi nga po, maliliit na. Sobrang sunod-sunod po yung madaliit. Nakakatawa po. Na yun. Tapos yun po, kasama din po yung aming pinsan. Kung nakita niyo po sa picture sa baybad ng kaliwa sa likod ko. Oo. Yan, pinsan po namin yan, si Ralph Simon. So ibig sabihin ng mga bata kayo, wala kang katanggi-tanggi. Wala po. Kakanta, kakanta. Kakanta, sasayaw. Sasayaw, sasayaw. Opo. Oh, teka. Sino ba tong Niel Armenta? Ah, si Kuya Noriel po yan. Ah, si Noriel. Oh. Alam mo, sabi niya, kasama ni Papa sa lahat ng outreach. God is faithful kasi sila ibinangga sa expressway. Ayan, God is faithful, di sila pinabayaan ni Lord. Wala man lang nasaktan sa kanila. Yes. Si Brother Ed lang kasi yung nahulog yun, windshield. Opo. Ng owner jeep. Owner jeep yun. Oh, ganun owner jeep ba? Dati. Naalala mo po ba yun? Opo. Kung naalala ko po, sinare ko po yun sa gawain last year. Nung Christmas celebration po ng gawain namin. Ah, shinare mo? Opo, nag-share po ako nun. Yun nga po, sa expressway sa bibandang Susana Heights. Papunta po kami nila Papa at si Brother Ed Mercado. Yeah, Ed Mercado. Po. Siya po ang nag-drive ko pa. Siya pumanaw na, di ba? Opo. Siya nag-drive po nun eh. Kay Papa, opo. Nag-start siya as drive, nag-drive kay Papa and then naging preacher na din. Oo, wow. Naging pastor na din. Nakakatuwa naman. Grabe po yun. May nakakaalala pa sa'yo. Ewan ko kung naalala mo ba itong si Pastor Ruel Lopez? Ruel Lopez. Oo. Baka po sa mukha po. Tagalipa. Alam mo, sabi niya, ang naaalala ko kay Wajo, handa ka na. Ano?
Ano po yan? Nung kasama yan ni Sister Melissa Armando, ni Sister Melissa Amorsolo, nagpopo sa salawal. At ako po ang nautosang bumili ng diaper. Hindi ko na po maalala yun. Eh, bata ka pa nun. Bata ka mga dyan. At hindi mo naman, Pastor Ruel, sa dami ng maalala mo, sa bagay ko ang inutusan. Puputa. Popo pa ng kalakon, popo. Ayan na. Si Noriel yan. Ayan. Nasa gitna po ako. Ayan. Christmas party po yan sa Pampanga. Tapos nakakatuwa po ang aming mga magulang kasi very supportive po sila. Yes. Noong time na po niyan, may mga gusto po kaming sayaw ng mga secular kanta sa mga boy band, ganun po. So yun, sinayaw po namin sa Christmas party yan sa Pampanga. Kung nakapansin niyo po sa likod ni Brother Boyet. Noel, si Brother Boyet po yun, oh. Oh, yeah. Nakagaling, bis. Ayan, marami po dyan. Marami po yung makikita dyan. Ka daw si Aga Mulak. Wow. Aga Mulak. Wow, nako, nakakatuwa. Eh, si Noel Armenta, nung ini-interview, sino daw ang kamukha? Bakit magkakaiba kayo ng kamukhang artista? Iba-iba, no? Mga artistahin kayong lahat na magkakapatid. Oo nga. Yan. So, ito ba yung masasabi mong best memories mo nung bata ka na ikaw ay naglilingkod? Marami po. Actually, yan po bang, yung picture po na yun? Maliban sa picture na yun, nung bata ka pa. Ano po, yun nga po, yung senior po ni Kuya Noriel, yung na-aksidente po kami. Makwento ko lang po, no? Kasi po, yun po yung pinaka-testimony ko din po. Parang second life ko po kasi yun. Wow. Kasi kung makikita niyo po yung sasakyan na opo, as in yuping-yupi po talaga yun. Na, kasi po, ang bumangga po sa amin, yung Wrangler Jeep. Na bakal-bakal. Opo. Oo, hirap nun. Malaki. Tas ano daw po, if I'm not mistaken po, parang nawalan daw po sila ata ng preno. Eh, mabilis po yung takbo nila. Oh. Pero buti na lang po, paahon yung galing yung sa may Alaska po, sa Sun Heights. Tapos yung yun, bumangga po sa amin siguro mga takbo nila 50 or 60. Mabilis po yun, 50. Sige, mga ganun po. Opo. Bali, bago po mangyari yung aksidente, habang bumabiyahe po kami, bago kami matraffic, doon sa Susana Heights, nasa unahan po ako, kalong-kalong po ako ni Papa, ni Brother Dante. Tapos si Brother Ed Mercado po yung drive. Tapos sabi ko, Papa, ayan, antok. Sige, sabi ni Papa. Opo, sa likod ka na. Merong event po sa Amorsolo. Parang CLSS po ata yun. Merong siyang talk. LSS. LSS po, Life in the Spirit Seminar. Siya po mag-talk doon. At may mga pakain. So, may mga dalang kaldero po doon sa likod ng owner. Higa po ako sa likod, anto ako. Pero habang papaanto po ako, kumakata po ako, purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagka siya ay mabuti. Ay, kawili-wili na sa bahay. Nakakamiss naman yung... Oo. Kukunin pa na yun. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Sige nga, Pastor. Purihin ang Diyos pagka siya ay mabuti. Kuya, habang siya ay nag-ayos ng kanyang gitara, sabi ni Ninya Armenta, Sam Milby po ang kamukha ni Kuya Diyos. Sam Milby ba? Agwabo naman. Mas bata-bata ng konti yun. Sa kabutihan niya, purihin ang Diyos pagka siya ay mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ala niya, kaaya-aya, kawili-wili, nasambahin ang ala niya, kaaya-aya, kawili-wili, mga old songs, nasambahin ang ala niya, oh hallelujah, purihin ang Diyos sa kabutihan niya, purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti, purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ala niya. Yan. Yan po yung kanta na kinakanta ko po noon. Tapos si Papa na medyo natatawa po siya, na masaya po siya kasi bulol-bulol po siguro po ako kumanta noon. Pero kinakanta ko po yun, tapos naiintindihan niya. Pero after po noon, sakto-sakto po talaga noon. Purihin ang ala. Actually, hindi nga po mabusan niya eh. Purihin ang ala. Bubug. Yan na.
Nabangga na po kami nung ano. Hindi ko po makakalimutan yun kasi yung nasa harapan po namin, brown na Sentra na kotse. Sito, tanda-tanda ko. Tapos kulay pula po yung ano, Wrangler na jeep. Oh, tingnan mo. Pero nung time na yun, yun, tumama po yung left itong part ng mukha ko doon sa po, sa kaldero. Tapos hindi ko malaman po kung duguan po ba din ako noon. Pero tapos yung sapatos po ni Papa, sa sobrang pagkakabangga, tumasik po doon sa ano, sa kali eh, sa daan. Opo, tapos si Brother Ed Mercado, yun siya po ang maraming ano, yung sugat po noon kasi tanda ko po noon nung kinuha po ako at saka nung lumabas po si Brother Dante, si Papa. Buhat-buhat po niya ako. Tapos umiyak po ako, iyak na iyak po ako noon, hindi dahil dun sa aksidente, dahil nakita ko si Brother Ed nandoon naiiwan, tapos dugo-duguan siya. Oh. Yun, sabi ko si Brother Pete po tawag namin, Brother Pete, gumaganon po ako sa kanya. So yun, pero yun po, kung makikita niyo po yung honor po namin na yun, ano eh, talagang parang walang mabubuhay. Oh. Pero hindi po namin alam talagang yung grabe pag-iingat ng Panginoon sa amin. Opo, at grabe po yung miracle ng Lord sa amin. Kasi doon pa lang patunay na lahat ng tapat ang lilingkod sa kanya, iniingatan ng Panginoon. Yun po. Tapos pagdating ko po sa Amorsolo noon, hindi na tinag kami. Hindi na tinag si Papa. Wow. After nung ginamot sa hospital malapit po dyan sa May Alabang po, diretso po kami ng Amorsolo. Tapos pinag-share po ko ni Papa doon. Nakatayo po ko doon sa pulpito. Oh? Tapos, tinungtong ka? Opo, sa pulpito. Kasi nga, tapos nag-share po ako noon. Hindi ko din makakalimutan yun kasi tanda ko po noon, madilim yung lugar po noon eh. Tapos maraming tao po. Kasi nga po, nga yung CLSS nga po yun. So, yun. Wala. Hindi po hadlang kahit anong mangyari, tuloy pa rin talaga paglilingkod sa Panginoon. Ganun, yun. Yun isa po yung sa mga unforgettable experience. Life experience. Talagang God is faithful. Ba't mo nasabing second life mo yun? Kasi po, yung pagkakataon na yun, pwede naman pong wala na. Oo, tama. Opo. Kasi yupi po yung ano eh, yung sasakyan po namin. Pero yun, salamat sa Diyos at yung kanyang protection po sa amin nandoon po. Pastor Dong, tignan niyo po yung pakipaliwanag niyo nga po sa lahat ng mga nakikinig na may supernatural miracle. Amen. Anong pagkakaiba ng natural sa supernatural? Okay, so ang natural ay gawa ng tao, kayang kontrolin ng tao, kayang planuhin ng tao. Yan ang natural. Pero ang supernatural, yung super ay ang Diyos at ang natural pinagsama. So itong miracle na to ay it's beyond us. It's plainly the work of God in our life. It has nothing to do with what we do. It has something to do with God. God is doing in our midst. Amen. So work of God yan. At ang kaya tinawag na miracle. Ang miracle ay yung hawakan ng Panginoon ang buhay mo. Hallelujah. O di ba yung hawakan ng Panginoon, imagine mo pastora, yung miracle, di ba? Miracle yung wala nang makain ang mga Israelita. O di ba naghanap sila ng pagkain pero opo, di nila namamalayan na ang pagkain ipinapakain sila na sa kanila ng Diyos ay pagkain ng mga anghel. Yeah. O nasa Psalm 78 yan. Pagkain ng mga anghel na ito yung tinatawag na tuwing umaga ay merong tinatawag na sky flakes. Ang tawag yun ay mana. Food from the sky. O kaya tinawag na sky flakes kasi yung hamog ay nagiging flakes. O yung hamog ay nagiging flakes. At nagiging parang biskuit yon sa kanila at yun ang kanilang pagkain. Ang tawag niyan mga pagkain hindi kilala ng kanilang mga magulang. Kasi pagkain ito nagawa ng supernatural na Diyos na yung super na ito, Diyos ang naggumagawa ng tinapay mula sa hamog. Wow, grabe yan. At kaya nga each day, sabi niya, ay kayo ay kumuha lang ng eksakto na kailangan nyo sa bawat araw. So kaya nga, give us this day. No? Give us this day. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw na ito.
Yan po, araw na ito, hindi, bigyan mo kami ng kakain sa araw-araw. Di na tayo mag-i-expect sa Diyos kasi araw-araw nandyan na eh. Mm-hmm. Pero ang sinabi ng Diyos, bigyan mo kami ng kainin namin sa araw na ito. Oo, kaya sabi ng Matthew 6:34, Pastora, na ang bawat suliranin ay sapat na sa bawat araw. Amen. Saka mo na harapin ang problema pag dumating ang bukas. Mm-hmm. Yung problema ng bawat araw, may kanya-kanyang solusyon. Mm-hmm. At yung problema ng bukas, hayaan nyo na ang humawak ng, ang Diyos ang humawak ng problema mo bukas. Yan po yan. Kaya napakahalaga ang salitang himala. Amen. Mm-hmm. Ako, teka nga, Joshua, balikan nga kita. Ilang taon ka nung ikaw ay itinungtong sa pulpito para magpatotoo? Mga 5 years old po ako nun. 5 years old? Pero naaalala mo pa? Opo, naalala ko po. Ano sa... yung experience mo habang ikaw ay nagpapatotoo sa himala ng Panginoon sa inyong buhay? Na, yung pong kwento ko po nun, kwentong bata po. Tapos may action-action po nun. Hmm. Tapos ano po yun, habang kinukwento ko po siya, gumaganon-ganon ako. Hmm. Boom! Boom! Parang mga ganun po yung kwento ko noon eh. Tapos yun, the usual po, nasuot ko noon, jumper. Yun, kung nakita niyo po yung picture, ganun po yung suot ko noon. Pero ngayon habang nagpatutuo ka, no, nagpapasalamat ka sa Diyos, no? Opo. Kasi tingin mo na ngayon ay parang second life yun noon kasi pwede kang mamatay ng 5 years old, no? Opo. Pero ngayon habang nagpapatutuo ka, napapaluha ka kasi nai-enjoy mo yung Lord, thank you. Yung miracle po. Oo, nai-enjoy mo. Ne. Thank you, Lord, binuhay mo ako. Yes po. Binigyan mo pa ako ng bukas. Wow, talaga na, grabe ka, mata ka. Ang galing, mga Kadihi Live Sharing. Hallelujah. Okay, kasunod ko sa iyong tanong. Yan, so kung batang-bata ka pa, ay talagang nakita mo na ang gawain, ano? No, Kuya Joshua, apo. Bata ka pa, na-expose ka na sa gawain dahil dinadala ka ng iyong magulang. Ano yung unang-una mong natutunan na naaalala mo nung bata ka maliban sa instrumento? Yung ano yung hindi mo makakalimutang salita ng Diyos na naukilkil o naitanim sa puso't isipan mo? Hindi ko po makakalimutan yung ano po eh, fear of the Lord. Wow. Opo. Yun po ang pinakaturo po sa amin ng aming mga magulang. Mm. Hindi ko makakalimutan yun. Lalo na po si Mama. Kasi lahat ng mga bagay yung sa gift Italian of the Holy Spirit po. Mm-hmm. Yun po yung pinaka ano, fear of the Lord. Mm-hmm. Kasi once na may takot ka sa Panginoon, lahat ng bagay hindi mo lahat na yun, kasunod na po yun. Mm-hmm. Wow. Amen. Opo. Fear of the Lord. Laging fear of the Lord. Yan, napakahalaga mga ka-daily life sharing. Magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Sa Panginoon. Yan. So, naintindihan mo ba nung bata ka na napakasarap ang maglingkod kaysa nasa bahay ka lang? Nung siguro mga 5 years old, hindi ko pa siya masabi pong opo na ano. Kasi, katulad po nung napanood ko last time, si Kuya Noel. Sinare ni Kuya Noel eh. Nandun sa Makati Square. Nag-share yan eh. Sinishare eh. Sinishare. Yun. Ano sabi ni Kuya Noel? Panalo mo. Old. Namawala daw ako lagi. Teka lang ah. Teka lang ah. Oh, maganda yan. Real life. Oh, magandang kwento yan sa iyo. Para makita mo. Oh. Kuya, nagpapaalam ako noon. Oo, hindi. Nagpapaalam po kay Mama noon kasi alam po ni Mama yun kasi po humihiya ko daw ano. Nung pang Makati Square. Pero hindi ko makakalimutan po yun. Tama po yung kwento ni ano. Tama po yung kwento po ni Brother Noel, ni Kuya Noel. Yung kuya ko po, panganay. Na yun, nasa Makati Square po ako noon. At saka si Jeremy, sinerd din po na Jeremy. Sabi ni Jeremy, lagi ano maalala mo kay ano, kay Joshua? Laging tumatakas yan. Ayun. Okay, sige. Eh, ayun. Sabi ni Ninya, huli ka daw pero hindi ka daw kulong. Hindi ako kinukulong eh. Kinahayaan lang ako kasi sobrang kulit ko po ng bata. Oh. Alam po yan ng choir, ng gospel choir. Oo, isipin mo, Sister Girlie. Palapag yun eh. Bakit ka nakakarating ng
Makati Cinema Square, kalayo po. Nun. Mm. Yung mga time po na yun, nagpupunta ako ng Makati Cinema Square, mga 5 or 6 years old po ako nun. 5 or 6, 7. Opo, ganun. Sanay na po ako nun eh. Kung naalala niyo po, nabanggit po ni Kuya Noel na madali po akong turuan. Oo. Parang nung bata po ako, parang naano ko na yun na may, pag kami may ginawa po, tanda ko na po yun. Oo. Opo. So, ganun ka katalino. Opo. So, pag, amen. Thank you, Lord. Galing po kay Lord yun. Hindi ko din po alam eh. Hindi ko din po alam bakit ganun po. No? Pero yun po talaga, bata pa lang po, nakatabi na po ako nun. Pastora, tama basta, siya. Ang sabi lang po sa akin, basta walang sasakyan. Oh. Tinandaan ko po yun. Tapos, basta walang sasakyan, pwede ka tumawin. Po, tawid na po. Tapos lakad. Oh. Tapos yung nung, siguro mga 2 beses po kaming, lagi po kasi nasa Makati Square, mga ano eh. Either po si na papa o si mama. Tapos yung dadaan po namin. Doon kumakain eh. Opo, yung dadaan po namin, hindi ako basta nalakad po. Titinan ko po yung lugar. Oh? Opo, yung dadaanan po namin, tatandaan ko po yun. Wow! Kaya yun. Eh, kasi po, kaya ako po tinandaan kasi may nakita po akong laruan. Yun. Sabi nga po ni Kuya Noel, ano, naglalaro po ng Sega, yung computer games. Oh! Ganun po. Pastora, tama siya. Ano ba? Kasi tinuruan ko siya ng gitara. Ayan, opo. 6 to 7 years old. Opo, opo. Imaginein mo, pinaulit-ulit ko lang sa kanya ang F, G, and C. Opo. So, anak, F, G, and C, panay-panayin mo lang yan hanggang masanay ang daliri mong bumilis. Oo, yun lang yan. Yun lang paulit-ulit niya rin. Tinuturuan ko lang siya din yung mga kanta-kanta lang, no, ng mga simpleng kanta. Ulit-ulit. Imaginein mo yan, yung simpleng pagtuturo lang na yun. Hindi niya na talaga makalimutan nung magkita kami ulit. Ibig sabihin, matalino talaga siya. Oo, matandaing bata. Ay, mga ka-daily live sharing, binibigyan tayo ng tip. Yung mga anak natin, wag nating idadaan sa lugar na may laruan. Yun pala yan, Sister May. Yan! Sabi ni Samuel Siruela, yung mga anak ko nagpapaalam na pupunta sa CR, pagbalik tapos na ang sermon ni Pastor. Ah, tumatakas ang lakas daw ng loob mo. Sabi ni Niel Ermenta, sumasabay sa mga tao sa pedestrian. Ayan, pero opo. God is faithful kasi pwede siyang makuha ng ibang tao na masama ang intention. Oo nga, opo. Di ka natatakot? Hindi po. Lakas ng loob kasi mo. Ang goal ko po noon, makapunta po doon sa lugar na yun eh. Kasi ano po, ilang beses na po kasi din ako sinasaway ni na papa. Eh si na papa po noon, si na mama, nag-pray over na po. Office, meron office. Silang guidance and counseling po sa office. So syempre, counseling. Opo, ayoko naman po din silang, ano po yun yung guloy-guloy. Mama, papa, ganun. Eh, pagka nandun lang, malikot po ako eh. Malikot po ako nung bata. Hindi ako papakali. So, yun, nung nalaman ko po yun, sabi ko po, ma, pwede po nga ganyan-ganyan. Ganyan po. Papa, ganyan. Tapos si na Kuya Noel, hindi nila alam. Kasi si na Kuya Noel, kung hindi po kakamali, after ng school po nila, nung college po sila eh, dumadaan din po sila sa Amorsolo. Si na Kuya Noriel, Kuya Noel. Para lang yan, makita, basit tayo po si papa, si mama, ganun. So siguro mag-lunch din, mag-merienda, pupunta sila doon, opo, opo. Hanapin nila, si Joshua? Wala si Joshua! Wala, hindi ko alam. Ayun, so yun po. No, pero tama po yun na hindi ko po alam eh, pero hindi po ako natatakot po noon na... Teka, may nagko-comment. Si Shoni Atienza. Na po. Yes, ang mga taga-Amorsolo nakikita ko sa Makati Square kasi dyan ako sa Super Bowl. Ayan, Super Bowl. Nakakarating ka ba doon? Sa pulingan? Super. Kasi nandun sa taas ang laruan, Pastor. Ay, hindi po doon. Sa kabila pong side. Kasi sa kabilang side po yung ano eh, yung computer shop. Yung computer shop. Yung Super Bowl po dito sa may bandang ano po. Kung galing po ko yung Amorsolo, yun. Medyo dito lang. Meron ka daw kaparehas, Joshua din ang pangalan. Taga Batangas din ito. Joshua Kalingasan, grade 5 pa lang nakakarating na sa Alabang pag inuutusan sa Molino. Kalinga. Ang bihira talaga itong mga Joshua na ito. Mga bata dati, grabing sharp. Mga sharp. Sabi ni Margie Cristobal sa Melbourne, hindi pa daw ganun kadelikado ang mga bata noon kahit late ng umuwi. Opo, tama po, opo. Hindi pa doon po. Hindi pa. At saka hindi pa po uso noon yung white van. Sabi nilang white van. Yung mga nangunguha daw po ng ano.
Kasi marami pang owner type jeep noon. Opo. Owner type jeep. Ayan. Okay. Kasunod ko sa iyong tanong, saan ka nag-elementary? Ah, elementary po. Sa Total Child School po. Mm-hmm. Meron po akong picture na ano eh, para may class picture po ako noon. May picture pa, pakita nyo nga. Opo. Sa tapos saan yan? Sa Batangas. Sa Batangas po, sa Tanawan. Oh, di hindi ka na nakakasama sa Amor Solo. Para hindi po madalas. Oh, hindi. Simula na. Po, opo. Siguro nakakasama lang po ako pag ayan po. Uh-huh. Ayan. Oh. Ayan po ay grade 6 po ata. Oh, grade 6. Nasaan ka ba diyan? Nandun sa taas. Oh. Ayun, sa may katabi. Sa katabi po ng logo po ata ako. Oh. Ayan. Pangalawa sa taas. Or sa dulo sa kaliwa. Ay, hindi, tama. Yung pangalawa sa taas. Oh, sige. Ayun. Kaliwa, ano ang hindi mo Ayun, sa kaliwa. Opo, ayun, sa kaliwa. Ikaw nga yung pinakamaputi. Maputi nga siya dyan eh. Hindi po, yung maliit po. Dito. Ito po. Yan bang maliit? Ay, di pala. Sa kanan po pala ako. Sa kanan. Opo. Sa dulo. Yung katabi na maitim. Yan. Sa kanan po. Sa sa dulo. Hindi, hindi yan. Sa dulo. Sa dulo, sis. Yan. Ayun. Yung payat sa dulo. Yan. Oo, yan ako. Yeah, ng elementary. Yan. Sabi ni Samuel Siruela, sino daw ang crush mo dyan? Ah, crush ko? Ah. Noong araw, kung may girlfriend man po si Joshua ngayon, noong araw po ito, walang personalan. Walang personalan. May crush. Pwede pass. Real life talk pala nga real. Po. Ang crush ko dyan, si Ann. Huwag mo na ituro, Apo. Basta meron. Basta meron po ako dyan. Ayan. Oh, grade 6 yan ha, grade 6. Grade 6 po, Apo. Ayan na daw, nahuli ka na, pero baka hindi ka naman daw kulong ulit. Oh, kasi ano po eh, ito po rin yun, ano. Dahil nga po, nung bata pa lang po ako, alam ko na po yung nangyayari. Prep pa lang po ako, may crush na ako. Oh. Opo. Hindi ni Joshua. Naklasika po din po ata yun. Kasi hanggang ano, simula kinder hanggang grade 6, magkakasama po kami nun. Gusto na. Pero crush na naman. Ano naman ang mga laro mo? Pero gusto mo? Lang yung pastora. Oh, gusto lang. Sige, tumalon na tayo. Mga laro mo ano naman? Laro? Nung elementary ka. Baka naman puro na lang computer games. Ay, hindi po. Well, actually, alam mo pag... si Bea Dobyard, nasa France ito eh. Ah. May request, oh, ituro mo na daw. Ituro. Ituro mo na. Huwag mo nang ituro. Oo, huwag na po. Huwag na po. Basta meron doon po. Meron doon. Okay na po yun. Okay, then. Yung mga laro ko po noon, yung computer games po kasi, pag napapadpad lang po ako sa Maynila. Kaya excited din po ako na mapunta roon. Well, kasama kay Papa, kasama sina Mama, bagong lugar. And then, siyempre, computer games. Pero po sa Tanawan po, sa bahay po namin, lagi po kami labas. Kasi namana po namin yung kinakuya Noel, kinakuya Noriel. Sila ang namana. Opo. Dahil? Yung mga text-text po na yun, mga patentero, mga, actually, hindi ko po masyadong nalaro yung Shato eh, pero alam ko din po na ano yun eh. Shato. Opo, sila po nagkukwento sa akin nun. Ang pinakalaro po namin, yung usual po na ginagawa ng mga bata. Na sana po ngayon, nagagawa pa rin. Actually, nagagawa po ng mga bata, pero iilan na lang. Yung tago-taguan, langit at lupa, impyerno, impyerno. onggoy-onggoy, may ganun. Ganun po yun, di ba? Langit, lupa. sorry mo sa word. Pero yun po yun, bata. Alam niyo po yan, yung mga batang 80s, batang 90s. So, po. Ano pa ba? Sipa bola, agaw base. Ayan, mga, yan po. Kasi ano eh, medyo, ano rin po, nung bata din po ako, competitive din po eh. Gusto ko po. Kasi ice water pa daw. Ice water. Napakaliksim bata talaga to. Sandali mayroon lang akong gusto batiin. Si Coach Cathy PK ng Marikina. Voice coach ito eh. Pastor pa ng Cornerstone sa Marikina. Wow. Bumabati. At meron siyang tanong. Ano po? Anong na-crushan mo sa kanya nung prep ka? Ayaw ba kayo makamove on, ha? At sabi ni Pastora, ano ba? Pastora Patricia, ano ba ang meaning sa'yo ng crush nung prep ka? Meaning, ano siyempre po, paghanga po yun. Yun. Paghanga. At saka, yun nga po eh, parang hindi ko...
Ano po kasi nung time na yun, hindi ko din po alam, pero yun yung na-feel ko na nung time na yun, naka-appreciate po ako ng beauty. Opposite sex opo, oh, ng babae. Oh, ng meaning. Lalaking lalaki. Opo, ayan, kasi nung bata sa bahay lang. And then nung nagpunta ng ibang lugar, nasa school, syempre iba-iba mga tao na 'yan. Tapos nakakita ko ng yung ka-level ko po na ka-age ko, tapos maganda po siya, ganun, or na-appreciate ko po yung ano, yung sabi ni creation. Daniel, ang aga mo daw kiligin. Ngayon na lang yung word na kiligin, Pastora. Dati walang ganyan. Kiligin. Wala. Ngayon na lang yung word sa social media, word na kiligin. Pero sabi ni Coach Cathy, ang saya, na-crushan mo ba siya dahil madaming kumagat ng pambura ng lapis? Magaling kumagat ng pambura ng lapis. Hindi po eh. Alam ba? Wala. Hindi ko lang po alam. Basta na-appreciate ko lang po siya. Oo, oh, na-appreciate lang. Ako si Jeremy sumasagot, hindi ko babasahin. Para sa Tagalog niya eh. Ito si Jeremy, laging ano to eh. Basta nabasa ko na, Jeremy. Hindi ko sabi basahin. Ano sabi na? Ikaw bumasa. Ikaw bumasa. Kaya mo basahin siya na sabi niya? Si Jeremy. Kuya mo. Aga-aga lumandi ka mo. Ay, hindi na pala kuya to, kapatid mo pala to. Hoy, brother ha. Sabi ng taga Sydney sa edad na yon ay infatuation pala. Yun po. Actually, hindi, parang ano lang talaga. Parang, kasi nga, first time ko makakita ng ibang mundo. Na ka-age ko po. Tapos, may, di ba po. Nako, sabi ni Coach Cathy, aro, kurutin kita sa singit. Actually, kinukurot nga po sa singit. Aro! Ay, nako, ang saya! Okay, nung elementary ka, maliban sa malaro ka, may crush ka na, ano naman po yung mga naging achievement mo? Achievement, ano na, for a short period of time kasi nga po, ano na eh. Until grade 2, meron po kaming parang achiever. So, achiever po ako noon ng grade 2. Tapos nung grade 3, grade 4, yan, malaki na, tumitigas na yung ulo. Ano na po, hindi naman pilyo, pero ano na eh, lumalaki na yung lawak nung ano. Pangnawa. Opo. O, alam. Tapos, dahil na sa opo, sarili. Laro-laro, ganun-ganun. May gusto nang gawin. Opo, laro-laro. So, yung grades ko po noon, ano lang. Average po. Ganun-ganun po. Anong ibig sabihin ng matigas na ulo para matuto ang mga ka-daily life sharing? Yung mga bata. Ano meaning sa'yo yung word na matigas na ang ulo lang? Ay, pasaway po na yung ano, isa siguro sa mga bagay dahil ano, kala mo, kayang-kaya mo yung gawin yung isang bagay, magpo-procrastinate ka. Mamaya na yan, okay na yan. Parang ganun. Bukas na lang. Ganun po. Lalaro muna ako. Mamaya na. Opo. So, lalo na pag nakaka-discover ako ng bagong laro at mga bagong kalaro, pagdating sa bahay, lalabas na ako ng bahay. Tapos, syempre, pag kalaro mo, andungis... Teka nga, pang-apat ka eh. Opo. Teka, edi, paano yung assignment mo sa bahay? Yung mga trabaho mo? Ginagawa ko po sa gabi. After po maglaro. Minsan naman po, ang ginagawa ko naman po, pagka-uwi ko po, tinatapos ko na agad yung assignment. Oh. And then, saka po ko lalaro. Eh, yung trabahong bahay, di mo pinapasa sa mga nakababata sa'yo? Trabahong bahay? Opo. Ano po, maga po din kami tinuruan na maghugas ng pinggan. Tinaray ko din pong maglaba, pero ang hirap po kasi lalo na po nung ano, bubuhatin yung pantalon na basang-basa. Opo. Ang bigat-bigat po nun eh. Hindi ko makuha eh. Kuya, halika kuya! Tapos, si Kuya Noel, ako dyan. Sabi nga nun. Tapos, mamaya, wala na ako. Alam mo, Pastora, ang katangian ni Kuya Noel dila. Taga-ako yun eh. Taga-ako. Oo, taga-ako yun eh. Oo, yan. Mahilig mag-ako yun. Ako ang gagawa na lang yan. Sina Kuya Noriel. Oo. Noriel din. Tapos, yan, yung dalawa. Ako, wala na. Bye-bye. Bye-bye. Kapatid ninyong sabi eh, dragon daw. Dragon? Ah, si ate. Ate Aileen. Busy po yun sa pag-aaral niya. Hindi mo makakita nun. Pero po, si Ate Aileen naman po. Ayan, si Ate Aileen po. Gaya po nung nabanggit ni Kuya Noel nakaraan. Ano yan? Siya po yung tumatayong parang ano, minsan nga sabi nga namin Kuya Noel. Mm-mm. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, boss. Kasi, ano yan eh, stricto. Parang strikta. Nanay Meli yun. Mama Meli. Hindi, actually nga po, Pastor, ano eh, mas maluwag pa po si Mama eh. Oh, si Ate talaga,
pag nakita talagang ano, oh. Ang dumi-dumi mo. Ang dumi. Ganda. Saan galing? Ganyan-ganyan. Tapos mo assignment mo, ganyan-ganyan. Uh-huh. Hindi pa. May kurota sinit ako niyan. Ganun. So, hindi na ano lang siya? May nagpakananay na ate? Opo. Yun po ang isa rin po sa mga pinagpapasalamat ko kay Lord. Kasi hindi po kami talaga pinabayaan ng Panginoon. Kasi yung mga kapatid ko po, sila po yung talagang... Tumatayo. Opo. Lahat po kami sa bahay. Kasi yun po eh. Yun po yung instill po sa amin ni Brother Dante naman. Sister Melly na fear of the Lord. Man. And then... Kasunod na po lahat yun, yung love sa family, yung love sa magulang. Oh, kapatid. Kapag nako, kuya, alam mo ba, sabi ni Kuya yan. Jeremy, ikaw daw ay crush ng barangay ba o crush ng bayan? Tapos may isa pang tanong si Coach Cathy, may asawa na po ba kayo, sir? May dalaga po ako dito na pwede ireto. Servisyo yung totoo po, ang alay nito. GMA. Totoo. Walang oh, kikilingan. Walang pinapatakan. Binata ka pa. Meron na po akong girlfriend po eh. Oh, sorry po. Taken na. Taken na po ako eh. Okay. Sorry po. Next question. High school life. High school life. At yan. High school sabi life. Sabi ni niya, sorry po. Taken na yan. Ubo, sorry po. Si Jeremy talaga. Teka, nung po, elementary kayo, sa inyo kung pang-apat ka. Teka, ano ba? Hindi, ano po, yung sabi po na Jeremy na crush daw po ng barangay. Okay. Ano na po yun eh. Ito, nung lumaki-laki na rin po yan. Pero di ko po alam kung totoo ba yun, bro? Wala siyang alam. Oo, kasi may mga, alam ba po, pag may mga paligan ng basketball, tapos lalabas po. Bawa, ako, kahit dalawa ni Kuya Noel. Opo, o mga patid ko po. Tapos may mga, yun. Alam niya na po yun, yung mga gumaganan-ganan. Alaga naman, o. Sa inyong apat na lalaki, yun, nung elementary, sino ang pinakamadaling utusan at sino ang pinakamadaling tumakbo? Madali po akong utusan. Madali rin mawala. Actually, lahat naman po kami. Kasi ano po eh, takot po kami sa kina kuya, kina ate. Kasi alam po namin na sila yung in charge pag wala po si papa at si mama. Yun. Kasi yun po eh. Kasi sila po, gumagawa po kasi sila. Nakikita po namin, nagwawalis sila. So, yung respect level po galing. Na kailangan. Oo, kasi sundin natin kasi sila, hindi naman sila gumagawa ng masama. Hindi na susuway si papa, si mama. So, gayahin natin. Wow, hindi naman galing. Po, ganun po. Sabi ni Salve Siruela, hindi pa po kayo kasal, kaya marami pa po ang chance. Joke daw. Wala. Kita ako ni Sister May. Binabasa ko lang, oh. Teka, punta na nga tayo sa high school life. Hello. Baka kayo, grabe po yung mga viewers mo natin, ha. Pressure po kayo, ha. Huwag daw kayong mam-pressure, high school pa. Eto na, may sabi sa Sydney. High school life, yan, meron ng crush dyan. Mga pasahanan ng love notes. Sige, high school life po yan. High school life, ayan. High school life. Dyan po din ako nag-start matuto maging independent. Kasi so, po nung... Bata na yun, independent na, ha? Opo. Kasi po ano eh, paano po nasabing independent? Kasi... Nung mga first year, may service pa po kami. Tapos nung minsan parang mas kasi minsan di po nakakasabay sa service kasi may mga activity sa school na iiwan ako. Sa hapon. So yung mga service ko uuwi na sila kasi may mga kasabay po ako doon, may mga ka-service po ako doon. So hindi sulit yung bayad every month. Okay. So sabi ko kay mama, kay papa, ma, mag-ano na lang po ako. Commute na lang mag-commute. Po. So, nung time na yun, natuto ko bumiyahe. Oh. Na-apply ko din yung gala-gala. Oh. Po. So, nagbabas po ako noon. Lalong mas malayo. Opo. Actually, lahat po kami magkapatid. Ganun po yung... Natuto na. Meron po, opo, na experience na kailangan namin maging ganun. Hmm. Kailangan, you have to stand on your own. Yeah. Oo, galing, as young as you are. Opo. Ganun. Tapos... So, ibig sabihin, Pastora May, ngayon lang talaga ang may salitang... Okay, hatid sundo kahit ang edad mataas na. Noon sa edad na first year. Biyahe. Ano po. Na 'yon eh, 13 years old. Apo, 13, 14, 15, 16. Oo. Apo. Tanungin nga kita, nung high school ka, saan po kayo nag-aral? Sa ano po? De La Salle pa.
Oh, kaya pala sabi ni Ninya Armenta, lahat na lang po ng tao sa Lasal kilala or tropa ni Kuya. Kahit math teacher ko. Oh, napaka-specific pa. Opo, hindi lang po teacher, pati po yung presidente po. Oh, bakit? Ng school. Hindi ko din po alam eh. Siguro po dahil nga may mga activities po sa hapon. Tapos eventually na kakasalubong po kay President. So si President po, parang sinecheck niya kung anong nangyayari. So kami naman po, nag-approach po kami. Hi po, Mr. President. And then, brother po tawag namin dun eh. Brother Kenneth, brother Rafe. Yan, sila po yung mga brothers. Yung pong leader po ng school na yun. So from yun, from President, sa staff, and then sa mga teachers, kilala po namin. Wow. Opo. Masaya po, masaya pong high school. May mga sabi GDS pa. Sabi ni Jojo Armenta, lagi po daw kasi siyang hindi nakakasabay sa service kasi lagi po siyang nasa galaan. Galaan? Oh, may mga galaan naman. Actually din, ano eh, kaya din nakakasabay sa service dahil late din ako. sa morning. Nalilate, natatanghali ng gising kasi po, malayo po yung Lipa eh, sa amin. At saka ano po, parang nanibago po. Kasi ang total po sa ano lang eh, bayan lang po namin eh. Yung sa Lipa, malayong lugar. Mula Tanawan. Imagine po, first year high school, babiyahe ako. So pagdating po sa bahay, pagod-pagod. Tapos ano po po, active assignment po ako. Nung high school, active po sa mga sports. Baseball, ganun. Tapos basketball. Nako, mga ka-daily life sharing, sino po ba sa inyo ang nakaranas? Elementary pa lang ay marunong nang maglakad ah, kung saan-saan kayo nakakarating. Katulad dito si Joshua. At saka si Margie Cristobal. Sabi niya. Papuntang eskwela, naglalakad na siya, grade 3 pa lang. Oh. Ah, opo. Ayun mga kapatid ko po, sino ko yung Noel po? Sino ko yung Noriel? Nalakad po talaga sila. Nalakad na kayo maglakad. Eh si Pastor Dong, naglalakad shortcut sa cementerio eh. Mas malala. Huwag na natin siya pag-usapan. Para daw makapag-aaral si Pastor Dong sa gitna ng cementerio dumadaan eh. Dinaanan, pinuntahan namin mag-ina. Nakita ko, anak, dito daw dumadaan ang papa mo. Sabi nila, ha, di siya natatakot. Sabi ni Pastor, natutulog pa raw siya sa ibabaw ng pansyon. Kasi yun daw ang shortcut eh. Alam mo, Pastora, matakot ka sa buhay. Huwag kang matakot sa patay. Ayun. Oo, sa buhay ka matakot. Sa patay, hindi nagagawa yan eh. Okay. May kasunod akong tanong. God is faithful. Nung high school ka, nakakaranas ka pa rin ba na sumama sa mga gawain? High school. Sobrang... Ay, opo. Kasi pinapakanta po kami ni Papa po nun. Oo, talagang sa lagi gawain. Kayo sinasama. Kami po ni Joe. Actually, ano na yun, paunti ng paunti. Kasi dati, full force. Tapos hanggang sa hindi na available yung mga matatanda, kami na lang po lima. Oh. And then, it boiled down to 4 to 3. Tapos, dalawa na lang kami ni Jojo. So, ayun po, nakakapunta pa rin naman po sa gawain pag may mga may mga gawain po si Papa. Yung mga outreach po. Kumakanta po kami. Ayun. So, thank you Lord. Meron pa rin pong time. Yan. Amen. So, teka nga, nung high school ka, kung nung prep ka, may crush ka rin. At crush ka ng bayan. Yan na naman po. Mga ka-daily live sharing, kayo nga magsulat dyan. Actually, hindi po ako ang original niyan. Ano ba? Yung dalawang kuya ko po yung original dyan. Yung crush ng bayan at kilabot ng mga kolehiyala. Oo. Hindi naman pala. Teka, sumasagot si Coach Cathy. Ako po, naka-experience mag 1, 2, 3 sa jeep. Ha? 3 sa jeep. Pero walang pamasahe. Pero nag-repent po agad ako. Sana nga, mahanap ko yung driver ngayon para bigyan ko pang kabuhayan. Hala! 1, 2, 3. Pero naka-experience po ako noon na wala po akong bayad sa bus. Hindi ko po namalayan. Hindi ako nasingil ng conductor. Kaya? Eh, hindi ko din po napansin din na hindi pa ako bayad. Buhaba na ako. Teka, nagbayad ba ako? Eh, ganun. So, wala. Okay. Ang daming ano, karanasan. Balikan natin ang high school life. Naku. Love story. Love story. Yun. Ay, bakit kaya, Pastor Dong, pag love story pinag-uusapan ng high school, iba, iba ang kilig ng mga nai-interview natin. Kasi, ba't ikaw, Pastor Dong, wala kang ganyang kwento? Sus ko, Panginoon. Alam ko yung, parang, alam ko po yung love story niyo eh. Yung sa kanya. Hindi, yung high school life lang. High school life. High school life. Wala kayo kay Ate Rosemary Socias
Kami po, ano? Lakad lang po talaga, halos 14 kilometers papuntang ay, school. Grabe yun. Makapag-aral lang nang dahil nasa bundok pa kami. So, oh, grabe. Grabe po yun. Grabe naman yun. Oh, sabi matindi ni Patricia Baniked, hindi niya kailangan mag-service. Kasi tapat lang daw ng bahay nila ang school. At ang principal niya, mami niya. Yan nga. Oh, okay, balikan nga natin. Mm-hmm. High school love story. Oh, high school love story. Marami po nanonood, Sister Mi. Ay, yan. Talaga, napakaraming high school nanonood. Love story. Okay, ito po ba talaga? Sige, nagka-crush ka lang ba? Nagka-girlfriend? Muntik na po. Ah, muntik lang. Ah, muntik okay. Lang. So, actually, ano po? Mong mag-JS? Opo. Oh. Naranasa ko po mag JS. Oh, sakto. Sabi ni Manang Lin, umpisahan daw sa JS prom. Sa JS prom. Actually, hindi po siya nisimula sa JS prom eh. Ah, hindi. nung high school po, excuse me, parang ano po, kasi po active nga po kami noon, sumasayaw po kami noon. Tapos during, ano yun, recognition day po ata yun, may sayaw po kami noon. So from that point, parang naging, ayun na, parang, paano ba ito? Parang popular po ba? Parang ganun. Mm-hmm. Parang, yun na, na parang nakilala na po. Mm. Tapos, meron po kong, nahihiya po ako. Basta po, yan, muntik na maging Muntik lang. Okay. Meron siyang niligawan. Actually, may niligawan po ako. At least niligawan mo, hindi ko niligawan. Oh, hindi naman po. Oh. Actually, na-experience ko yung... Hindi, wag na po. Sa-share ko ba? Sige, then, real life. Oh, real life. Opo, real life talk. May mga ganun. May mga sila yung parang ano. Oh, kumikilala. Ganun. Pero sa, nung high school po, meron po akong crush na parang hindi ko po kasi lang kung paano maligaw noong time na yun. Oh? Oo. Kaya... So, sabi nga nun, parang nag-take ng risk. Tapos sinabi ko kung pwede manligaw. Doon ko na-realize na ano pala eh, mas maganda kung magsistart kayo as friends talaga. Yan, ang galing nagbibigay sa mga kabataan. Ng tip. Opo. Kasi pag nanligaw, pag sinabi mong pwede manligaw, siyempre, sasabihin, kung interesado yung babae, yung babae, pag sinabi ng yes, oh, sige, okay lang, ganun. Lahat ay papakita mo ng traits, puro maganda. Oo. Kasi naliligaw ka eh. So, hindi ka pwede magpakita ng bad side, ng ika-turn off niya. So, nung time na yun, mali yung approach eh, na pwede maligaw. Pero nung, ayun na, nung, siyempre, naliligaw ka, hahatid mo, sasabayan mo kumain, ganyan, di ba? Sister Ria? Di ba, mga high school? Di ba, mga college, ganyan yan. Sabi ni Ninya, Kuya, ayusin mo ang sagot. Ayan. Sinabi na yung pangalan. Sinabi na yung pangalan. Wala pa, hindi ko pa sinasabi yung pangalan. Ate Carms RC is silently watching. Wala naman takutan. Oo, oh, wala takutan. Hindi, ako lang. Kwento lang naman. Hindi, nakwento ko naman din yung kay Carms. Oo, galing naman pala ng pangalan eh. Opo. Okay. Ayun. So, hindi naman sa'yo seryoso yon ng mga panahon na yun. Wala po. Hindi naman po. Okay na yon, crush-crush lang. Crush-crush lang. Hindi naman seryoso eh. Tamang word so, yan. Sobrang hindi seryoso, inabot na nga niya ang ganitong edad eh. Ang tamang word yan, Pastora. Ang ano mahalaga, po? Lalaki si Joshua. Yon. Oo, at may puso siya. Yan. Oo, yung puso niya, gandun lang. Oo, walang ano doon, walang negative doon. Kasi tao siya, may puso siya, lalaki siya. Mm-hmm. Nagkakagusto siya, humahanga siya. Yun ang mahalaga doon. Okay, so kayong magkakapatid nung high school, dahil sunod-sunod kayo, isa po bang school ninyo nung high school? Opo, isa po. So sa inyong apat lahat na lalaki, dahil isang skwela ninyo? Ay, yung pong kuya ko, dalawang kuya ko po, iba po ang school nila. Ah, iba school. Opo, iba po ang school so nila. So iba rin ang school. So simula po kay Ate Aileen. Yun. Magkapareho ang school. Opo, okay. Doon na po. Pare-paresa po kami ng school. Tingnan mo, sabi ni Margie, may nanliligaw daw siya nung kanya nung college. Nagsabing ihatid daw pauwi. Umiba daw siya ng daan para hindi siya maihatid. Pareho pala tayo eh. Umiba pala. Mailap pala kayo. Natural. Nung college din ako yun.
Nakaiba din ako ng daan. Bakit ba? Sa main gate naghihintay, dumaan ako sa exit. Mas mahaba ang exit. Pagdaan ko ng exit, si Pastor Dong tuloy nakita. Iyo! Ganaman! Kamalas naman yan. Ako nakita. Nako, gusto ko ba, gusto niyo po ba i-share ko yung live story niya? Hindi kami ang guest. Yung nagpapapray over sa ano? Yung nagpapapray over po sa ano? Sa Amor Solo. Parang siya pang kinilig sa kwento namin. Pagka-touch. Lord. Oh, diba? Ito na ba? Itong bata na to talaga. Pinupuntan kami. Sorry po. Sorry. Totoo lang. Real life pa po. Nagpa-pray-over lang ako. Oh, yan na. Sabi niya, Lord, ito na ang babae. Iyon na. Itinamay ako. Palakasan pala ng panalangin. Ay, nako. Saan ka pa niyan? Pagkahatid, makakasalubong kasi si nanay, may krot daw sa singit. O yun, kaya pala nag-iba ng daan. Sige nga. Okay, high school life. Teka, anong achievement mo nung ikaw ay high school? High school, ay, medyo ano po, talamak po ako nung high school. Teka, liwanagin natin yung talamak. May vision na po ba kayo noon? Hindi po, wala pong bisyo. Ah, walang bisyo. Yan naman po ang isa sa mga hindi po namin talamak. Ayon ng magulang yan eh. Pero ba't mo ginamit ang salitang talamak? Saan ka talamak? Kasi po, nung high school, nag-start na po yung mga failing grades. Kasi, kung naalala ko, inabot po ako ng madaling araw sa computer shop. Until college po. Sa kanyang context yun, Pastora, talamak na yun. So, sige nga, ikwento mo nga sa amin yung ano negative effect o yung side effect ng sobrang paglalaro at nagpapabaya ng, maliban sa napabayaan mong pag-aaral, anong effect sa kalusugan? Ano po? Puyat. Po. Kasi, hindi po maganda eh. Kasi bata ka pa, tapos ganun ka na. Noong time po na yun, ang gusto ko lang naman pong gawin, ganun. So, hindi ko po alam yung dulot nung sa kalusugan ko po noon. Tapos, after ng laro, basketball, o di kaya ano. Pero kadalasan po ganun sa computer games po yun. So, ibig sabihin, hindi mo alam nung time na yun na ganun ang effect noon. Basta ang alam mo lang maglaro. Ganun po. Ding word yun, Pastor. Hindi ka nagkaroon ng problema sa chan, pleasure. Sa dugo. Wala naman po. Kasi po, yun nga po, dahil active nga po sa school din. So parang ano po eh, aral, and then may activities, may mga sayaw, may sports. Tapos after nun, kailangan talaga isisingit ko yun. Yung laro. Yung naka-adikan ko po na yun na ano. Nalaro. Po. Kaya sa mga kabataan po na nanonood ngayon. Ayun, wag po tayong ano, sa mga ganyan. Wag tayong maging lalo na ngayon, yung technology. Sobrang advanced na yung technology kahit sa bahay ka lang. So, mas malala ngayon. Mas malala po ngayon kasi ano na eh. Ito na lang eh. Kasi yun ang time na yun, pupuntahan pa yung lugar. Yung computer shop. Opo. E ngayon, cellphone na lang. Oo. Diba, may mga nababataan po tayo. May iPad pa. Na hospital kasi nga. Overuse ng ano. Yung yes. Ano yun? Yung frequency o yung ano. Basta yung isip sa mind. Opo. So, yun po. Yun naman, nung high school po, yun naman po siguro yung mga. Siguro kung maibabalik ko po yung time, yun po, ayos ko po yung. Ano ang reaction ng mga magulang mo noong mga panahon na yon na hindi maganda ang naging epekto sa iyo ng iyong sobrang paglalaro? Hindi naman po kasi masyado nilang alam na naglalaro po ako ng... Hindi nila masyado. Paano nilang nalaman nila, yung epekto na lang resulta nung... Nung grade, nung sa ano, sa... Grade. Tinanong ka, ba't mababa grade? Kasi po, si na papa po at si mama, ano eh... responsibility mo yan. So, sa murang edad po, Yung tiwala and, ang magulang. Kasi nga po, ano eh, it's your, sagot mo yan. Pananagutan. Hindi lang sa akin. Pananagutan mo yan, pati kay Lord. Wow. Grabing consciousness yun. So, ibinalik yung responsibility. Ikaw yan. Parang po. Ganun. Kaya, kaya wala po kaming choice kundi pag-igihin yun. Kasi, ayaw namin mabigo ang parents namin at syempre si Lord. Oo. So, pero yun na, kahit may mga failing grade,
we still eat, ano eh, parang mini-make up pa rin po namin yun. Mm-hmm. Nagkaroon ng summer classes, tinake po namin yun para lang po, ano yun, na may mga ganun po, makasabay. Mm-hmm. And, siguro, syempre ako po, hindi naman po ako proud sa ganun. Tama. Pero tama. Hindi po ako nahihiya na i-share yun kasi life lesson life yun. Life lesson yun. Learned experience po yun. Na kung, yun nga ba, sabi ko nga po, kung merong mga time na ibabalik po yun. Oh, kung pwedeng i-rewind. Ano po eh. So yun ang pinagsisisihan. Opo. Pero sobrang nakabless po nung time na yun nga, nakagraduate na po kami. Oh, nung ginanon ko na po yung sa Toga. Nung high school. At feeling ko po nun, ganun kasi po sinapapat mamay. Mm. Basta po ano eh. Na-appreciate nila. Opo. Ma-appreciate sila. Talagang ano, hindi sila yung naninisi. Walang ganun po. Talagang, yun po yung mas mabigat kasi ikaw po yung mag-iisip eh. Oo. Hindi kasi nisisi. Oo. So, parang ikaw yung mag-ano. Mananagot sa sarili mo. Opo, pero alam mo, that ano, mahal na mahal ka ng parents mo. Wow, katindi nun. Ganun po sila. Ang galing lesson yan ah. Opo. Nako, Pastor Dong, maraming nagko-comment dahil lang sabi kanina ni Joshua, dati siya ang pumupunta sa computer games. Oh. Sa present age kasi natin ngayon, dahil lahat ay online na. Sa cellphone. Kaya tama yung sinasabi niya, dahil online na, pwede ka na maglaro anywhere. Oh, anywhere. Di ba? So hindi mo na siya pupuntahan para magbayad ka. Given na siya, no? Oo. Meron pang internet sa bahay. So kung pupuntahan mo, pwede ka pang may control. Opo. Tama po? Opo. Pwede pero kang, pagka nandun ka na sa sariling comfort mo, wala na. Ah, delikado. Basta kaya, may internet. Kaya delikado ang laging nasa kwarto. Oh, yan. Tama opo. Yan. Tama yan. Kaya kasi, yung pag-aaral, di ba, Pastor, na online, nasa room lang ang mga anak, ang aral dyan, dapat pag nag-aaral, bigyan sila ng classroom sa labas ng kwarto. Kasi po yun po yung Pastor. Yun yung normal po eh. Mm. Oo, siguro Pastora, ang makita ng mga magulang ngayon na naging bukas ang access, naging vulnerable sila. Mm. Eh, lalo na pag ang bata ay malawa, mataas ang pagsisinungaling. Mm. Mataas ang pagkukunwari sa sarili na ang akala ng magulang, nag-aral. Mm-mm. Pero ang totoo, hindi pala. Kasi gaya na ngayon, ang aral nitong kay Joshua, kaya kininto niya to, para ma-relay sa ating lahat na kung noon ang internet ay or ang paglalaro pupuntahan pa sa tindahan para makapaglaro lang. Oo nga po. Oh, at nahumaling pa rin siya doon. Mm. At may naapektuhan ang grado niya. Di lalo na ngayon nakakatakot kasi ang internet, ang signal na sa bahay lang. Matindi. Kaya sabi Pastor Dong, patayin ang Wi-Fi. Meron pang isang bagong online ngayon, Pastor. Ano? Pati daw pagpapakasal, online na rin. Aba. Sabi ni Richard Rimando ni Nyalga, buti nakahabol ako. Nasa Amerika to eh. Isa pang malupit mag-comment ito. Online wedding. Kanina sinabi niya rin online sabong. Oo. Buti daw nakahabol si Richard. Grabe talaga. Sorry Richard, tapos na kami sa MU ng high school. Opo. Pero college, pwede ka pa magtanong. Pero alam niyo po, Sister May, Pastor Dong. Opo. Isa rin po sa kabutihan ng Panginoon. Kasi noong time na yun, siyempre gagastos ka po ng rental. Opo. Nung panahon na yun, 20 pesos per hour. Uh-huh. Meron pa nga mo noong 10 pesos per hour. Oh, pero malaki na rin noon yun. Pero malaki po noon. Yes. Oh. Kasi ang bawon lang po namin noon, masa 150 po. Ganun. Kasi babiyahe nga po kami. Magabas po kami. Magkano po yung pamasahe. Imagine niyo po yun, sinisingit ko yung pagdalaro ng computer, tas ano, in replace of sa pagkain. Wow! So tinitipin mo diba, sarili mo. Parang, di ba, tinanong po kayo nila kung di ba ako nakakasakit. Mm-mm. Yun yung ano eh, yun yung goodness ng Lord eh. Mm-mm. Na sa kabila ng ginagawa kong mali, hindi ako pinababayaan ng Panginoon. Yun nga, ang pagprotekta ng Diyos. Matindi talaga itong online. Alam mo, distraction yan, sabi ni Manang Lynn. Kasi maski sa church, sasabihin, bubuksan ang Bible, pero Facebook ang binubuksan. Nako. Mukhang maraming guilty dyan ha. Maraming nakaka-relate. Salamat nakaka-relate sa iyo, Joshua. Sa aral na sinasabi mo, sa advantage at disadvantage. Pastora, siguro ang maisuggest ko. Opo. Para ang mga bata ay mabantayan. Mm-mm. Hindi man kukontrolin, pero mabantayan. Mm-mm. Siguro, hingin muna ng mga magulang ang sked ng eskwelahan. Mm. Kasi anything na
doon na magsusobra pa doon, laro na yun eh. Oh, oo, tama. Ingin ng magulang. Pastor, oh, sandali lang ha. Okay. Sumagot si Richard. Disiplina lang talaga ang kailangan. Opo. May kasunod. Yun talaga po. Bakit naman ako, wala pang internet pero mababa pa rin ang grades? Richard. Yun lang. Yun lang. Yun ang malupit. Yun ang malupit doon. Yun ang malupit doon. Samagot eh. Samuel kayo. Ito ang panakalagano, mami. Oo. Siya nga naman, ano? Sumagot. Ay, yung matindi, battle. Wala lamang internet, pero ano eh. Wala nang internet, mababa pa rin ng grace. Pero totoo po yun, ah, disiplina lang po talaga. Oo, disiplina. Tsaka kailangan po talaga, yun, isipin mo yung, bakit mo ginagawa yun? Oo, oh, yun. Purpose. Yung purpose mo as a student. Ang ano pa dyan, ang kailangan ma-suggest natin ngayon, paano natin i-impose yan? Oo po, yun. I-impose ang disiplina para bagang, kasi ito ha, sa magulang tama yun eh. Pero sa mga bata, hindi tama yun eh. Pero may sumagot na. Ah. Si abogado, attorney to eh. Ah, okay, sige. Hindi siya attorney by profession. Okay. Sadyang abogado lang ang apelyido niya. Oh. Abogado. Abogado. Sabi niya, baka po naman talagang hindi nag-aaral. Nasagot ka na, Richard. Baka hindi ka talaga nag-aaral. Sabi tuloy ni Pastor Mark Fabian, iba ka talaga, bro. Iba ka talaga. Hello, Pastor Mark sa General Santos. Ay, ingatan kayo dyan ng Panginoon. Iba ka talaga, Kuya Richard. Iba ka talaga. Sabi ni Kuya Noel Armenta, face the book or your Bible before you go to Facebook. Ayan. Face the kita book. Mo nga naman si Kuya Noel po ba yan? Oh, yan na, si Kuya Noel. Si Kuya Noel. Makaantindi mo, Kuya. Makaantindi mo, Kuya. Letter na, Kuya. Siya nga, di ba? Face the book, Bible, before you go to the Facebook. Siya ba nun? Sa pagkakalam sa Kuya nung si Kuya? Nung high school. Matindi yung fini-Facebook niyan. Oo. Oh, kasi? Puro mga chicks. Kuya! Kasama ko sa computer shop si Kuya Noel eh. At saka si Kuya Noriel. At saka si Jeremy. Hoy! Huwag kayong ganyan. Kasama ko kayo sa computer shop. Siguro ko pag pagkakain na din shop na to, grabing tawanan to. Ay, naku! Nabanggit niyo po. No, Pastor Dong, grabing tawanan. Grabe talaga saya nito. Sa hapagkainan, doon po yan lagi. Masaya. Doon po lagi buo. Oo, doon lagi buo. Tawanan. Opo, panalangin. Lahat ng ano, iyakan doon po sa hapagkainan. Yung kahit mga corny jokes, tatawanan po namin. Minsan, kwentuhan po kami, tawanan kami, tapos biglang hihirit si mama ng hindi naman nakakatawa. Pero dahil corny siya, nakatawa siya. Parang ganun po. Pastor, sabi ni Pastor, sabi ni Pastor Patricia sa Cebu, huwag daw isisi sa internet. Ano naman po naman? Isisi sa gumagamit. Yun. Yun ang balance. Responsible. Be responsible po. Okay, sabi ni Noel, StarCraft ang games, bro. StarCraft. Tsaka po, yun, nung high school, yun nga, active po ako nun. Meron po akong at a picture na parang naka-costume po kami. Tapos sumasayo po kami nun eh. Oh. Yun po yung mga time na aside po sa mga computer. Ayan. Hanapin niyo po ako sa... Hindi, yung nasa kaliwa po. Na nagsasayaw. Yung nasa... Dito sa band ng ano... Ayan, payat-payat po ako nun. Nagko-compete po kami niyan. Dance zone po yan sa Dela Salipa. Representative po kami ng school. Tapos yung mga sayaw po namin dyan, mga contemporary. Yung very... Sumasayaw. Kumakanta na, sumasayaw pa. Talentado talaga siya. Okay. Kasunod na nating itanong, Kuya, move on na tayo. Kasi sabi ni, sumagot na si Richard eh, disiplina lang talaga, tumama din ako sa wakas. Ayun. Wow, yun. Mataas na yung grade niya. Mataas na. Ngayon. Ngayon lang daw tumaas ang grade. Mataas ang grade niya. Okay, college life. Nung magka-college ka na, so high school, di ka nagka-girlfriend, ano Kuya? Panervous na panervous ito. High school, hindi ka nagka-girlfriend. Muntik. Hindi talaga, muntik lang. Okay. Muntik so, maraming nagkagusto.
Marami yan, po. Yan, okay. College na tayo. Nung magka-college ka na, nagkaroon ka na ba ng kaisipan na magseryoso na ako sa aking pag-aaral? Nandun naman po yun, Sister May, na kailangan magseryoso po. Pero yun nga po eh, hindi pa rin po naiwasan yung mga tukso. Oh. Kasi mas malapit na po yung tukso. Oh. Kasi sa dorm, naka-dorm na po ako noon eh, nung college. Saan po kayo nag-aral? Sa ano po, sa Binil po. Sa De La Salle College of St. Binil. Opo. Oh, take. Ano po ang kurso ninyo? Human Resource Management po. Nakatapos HR. Po kayo? Undergrad po. Oh, naku, meron na namang nasa hiwaga nito. Okay. Opo. Ikuwento mo nga yan. Yung pag-aaral mo sa Binil. Siyempre, yung school na yun ay malaki po yung tuition fee. Oo nga po. Oh, eh, sina mama at papa po. We just live by the grace of God. Hindi naman po ganun kalakihan yung ano, siguro pag may mga ginagamit na tao na nagpapala kay papa, kay mama, yun. Pero andun po kami, yung bang ano, sapat lang sa araw-araw na ano. Pero grabe po yun kasi ibang klase po talaga sila papa at mama kasi naitawid po nila kami yung kakapatid. Anong year ka daw college doon sa ano, Binil? Ano po, pa... Kasi ano po yun eh, trimester. Anong year? Nag-stop po. Nag-aral po ako. Nag-aral po. 2004. Oh, 2004. Hanggang 2006 or 7 so, po. So, ibig sabihin, nagsimula doon na naglalaro ka pa din. Opo. Mas hindi lalo na po yun. Lalong malala. Hindi ko na napapasukan yung klase ko po noon. Oo, pero may pangbayad ka ng tuition fee. Parang ganun po nun. Bakit parang? Nakalimutan mo na? Hindi po. Ganun po yung ano, setup nun. Nagamit. Opo. Naku. Ganun po ka lala yung buhay ko po nun. Imagine niyo po ah, kasi grade 5, 11 years old po kami pinatanggap kay Lord. Pero hindi, ano naman yun? Hindi mature. Hindi ako, opo. Hindi mature, hindi nagsiseryoso sa buhay, sa grow. Yun. Kaya, alam niyo yun, nandun pa rin eh. Nandun pa rin sa bagay-bagay na yun. Sariling mundo. Oo, may mga sariling mundo. Tapos lalo na, ako lang nandun. Mag-isa. Though, ano naman po eh, ginagawa ko naman po yung dapat gawin. Talagang pagka napunta lang sa ganun, minsan talaga walang control. Lang. Walang control po talaga. Na-addict ka ba? Grabe, no? Pwede bang gamitin yung ganung term? Addict? Na-addict sa computer? Hindi, ano po, more of irresponsible. Naging irresponsible po ako. So, ibig sabihin, irresponsible student. Kasi kung addict po ako, hindi talaga po papasok totally. Oo nga. Oo, yan, tamang word. Tapos, na hindi na ako kumakain, andun lang po ako. Yan yung addict. Opo, yun po yung addict. Ano. Pero yung time po na yun, kasi ano eh, dala din po ng peer pressure. O tara, yan, wala kang gagawin ngayon. Sabi mo, wala kang gagawin, pero meron ka palang mga seat work or assignment or homework. Or may project kayo, may thesis kayo, ganyan. May reporting kayo. So, yun, more of irresponsible as a person and as a student. O nga naman, tama ang version mo eh. Kung addict, di na kumakain, puro na lang laro. Yun na lang po. Puro puyat. Yun na yung buhay mo. Yun ang buhay. Yan maliban sa games, nagkaroon ka na ba ng relationship dito? Ano lang po, puro pahapyaw lang po. So hindi ka nagkaroon ng seryosong relationship? Kasi laro nga ang napukusan. Hindi ka nagka-girlfriend? MU? Hindi. Ano po kasi, Sister May? Baka sabihin, naglaglagan na naman to. Kasi, parang term doon? Parang, pa-fall? Parang ganun po. Muntik na naman. Parang, ano ka, yung malambing ka, tapos makakagusto sa'yo babae, pero hindi mo naman pala gusto. So, parang, pero totoo yun na pinapakita mo na caring ka. Bakit ka daw nauutal, sabi ni Richard? Nauutal? Hindi po ako nauutal. Hindi niya ang tama. Talagang bulol, talagang bulol lang po ako. Ayun. Ayun, ganun po. More of ano po. Ganyan yan magtanong dito. Sabi ni Jeremy Armenta, ayusin mo daw ang sagot mo kasi kahit nasa Milan daw siya, umaabot ang bala sa Pilipinas. Bakit may takutan pala dito? Milan? Sa Milan? Hindi ko mo alam. Na. Oo nga po eh. Si ano? Okay, si Carms. Nandubo siya ngayon eh. Okay. Sige, pag-usapan natin. Sa madalit sabi, noong college ka,
ay nakita mo yung disadvantage nung ginagawa mo nung ikaw ay nag-aral? Opo. Totoo po yung sinasabi nila dati, before po ako college, na pinakamahirap daw po yung college. Sabi ko, bakit pinakamahirap? Eh, ikaw ang pipili ng subjects mo, pati ng course mo. Tapos, nalaman ko pala, kasi ang kalaban mo doon, sarili mo. Oh. Yun, ang pinakamahirap. Opo. Kasi pag hindi ka po nag-ayos sa sarili mo, wala, may iwan ka po. Kasi, imagine nyo po ah, sa first year ng college nyo po, blockmates kayo. Okay. Magkakasama kayo doon. Parang kakakasi kayo po, solid classmates. Mm. Once na nag-fail ka ng isang subject, irregular ka na. Mapupunta ka na sa ibang klase. Hindi mo kakilala yung mga yun. So, mahirap mag-cope up na, ayun na naman, panibagong, ay, hello, yung gaano, makikipagkilala ka na naman, acquaintance, minsan, syempre, mga, alam mo naman, mga tao doon, kanya-kanya. So, kaya pala mahirap ang college kasi, ikaw yun mismo, kalaban mo yung sarili mo. Oo, mundo mo na yun. Mundo mo na yun. Ikaw ang may control ng lahat. Opo. Eh kung pabaya ka pa, irresponsible ka. Opo. Ay naku, parang ano siya eh, yung stage na yun ay preparation for the real life. Yes, oo. Tama. Eh yun ay, yung panamang preparation na yun is just for years, di ba? O three years, five years. Opo. Pag natapos, well, yun na. Pero hindi natin nagawa yung dapat gawin bilang isang estudyante. Opo. Kasi napukusan natin yung hindi dapat nagawain, yun yung paglalaro. Opo. Tapos na ipagpalit. O, di ba? Yung laro ipinalit natin. Kaya mga kabangers, tingnan natin 'to ah, kasi opo, ito yung tamang salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng magmahal ng dalawang Panginoon. Yes. Ang isa kamumuhian mo, ang isa yayakapin mo. Opo. So ang mundo na yan, yan ay pwedeng ma-apply sa ganyan eh, na ang pagkatawag sa'yo, ang design or a place of assignment mo ay mag-aral o mahalin ang pag-aaral kasi yan ay susi ng kinabukasan. Pero niyakap mo ang paglalaro. Niyakap mo ang mga bagay na pagpupuyat. Oo, na ipinagpalit mo sa doon sa mas mahalaga. Oo, di ba? Kailangan ng denial sa sarili dyan. Amen. At mahalin ang mas mahalaga. Opo. Tama ang word mo kanina. Ang kalaban mo, sarili mo. Opo. Actually, na yung realization ko po dyan, yung life lesson learned, ano eh, actually, hindi, sabi nga po ng sister kanina, hindi internet, hindi yes, computer, tama. Shop, hindi yung paglalaro, ang kalaban kasi mo. Neutral place yun eh. Kundi yung, kasi yung time na yun, parang pleasure na yun eh. Oh. Yung pleasure mo. Kaya kalaban mo sarili mo. Kasi nasusunod yung, tama po yun, you can serve two master. Hindi mo pwedeng i-serve si Lord, pati sarili mo. Oo. Tama. Dapat, okay, dahil pinag-uusapan din lang yung paglilingkod. Opo. Dahil nagsimula ka, nakita mo ang mga signs, wonders, and miracles yes ng Panginoon. Amen. Tama ba? Opo. Ano yung hindi mo makakalimutang mga miracles ng Diyos na ginamit ng Panginoon ng magulang mo? Yun po. Yung kung paano po kami pinagtapos. Yan. Okay. Lagi po yun binabanggit po ni Papa. Mm-mm. So, nung high school ka, nabawasan na yung paglilingkod mo, no? Opo. Nung nag-college ka, meron ka pa rin bang masasabi na nakakapag-serve ka, sumasama ka sa mga magulang mo? Well, noong time po ng college ko po, dahil nga medyo parang nag-ano na ako, may mga time po na ako na po, kasi marunong po ako mag-drive nun. Pinag-drive ko po si Papa sa mga outreach po niya. So nakakasama po ako sa gawain. Oh, nakakasama ka lang. So, pero during the na tenure po nung college, hindi po. Oh. Hindi kasi kailangan. Minsan, nagdadahilan pa ako nun. Opo. Ganun po yun. Sabi nga po, real life story. Opo. Nagdadahilan pa ako nun para hindi pa makapag. Alam niyo po yun. To the point na nasusuway ko na yung yung nagiging suwail na. Opo. Okay. Yun. Sige, kwento mo yan. Yung opo, paglayo mo sa gawain at pagpili mo na ngayon doon sa ine-enjoy mo na. Tingin mo nagpapaligaya sa iyo. Actually po ano eh, parang hindi naman po ako lumayo sa gawain. It's just that parang kasi nga college tapos ini-embrace ko yung pagiging kolehiyo.
Tapos yun pa yung self pleasure, yung pleasure oh, niya. Oh, na pangkasiyahan sa sarili. Opo, na talagang naging curious po ako noon. Mm. Ano kaya yung feeling ng ganito? Mm. Ano kaya yung feeling mapunta sa mga bar? Mm. Oh. Ano kaya yung feeling na ganyan-ganyan? Oh. Mm. Sumama sa ganito. Oo. Oh. Mm. So na-yun, na-experience ko po noong college. Oh, talagang dinoklas mo. Talagang opo. Sobrang ano po yun. Yun po yung lahat ng sinurrender ko po kay Lord nung nag-usap po kami ni Mama. Oh, noong 2007, oh, that's the turning point of my life na oh. In, na Ma, ayoko na. Ayoko ng ganito. Hindi po tama. Tapos si Mama, ayun po ang kagandahan po sa mga magulang namin. Yun po yung namimiss ko eh. Grabe po kasi sa mga viewers po kung sa mga sa parents ko po matawag ko po talaga sila yung the best parents in the world kasi para po sila si Jesus. Uh-huh. Kahit na ano ginawa mo pagkakamali sa nanan open arms sila anak ho. Uh-huh. Naiyakapin ka nila. Uh-huh. Hindi ka nila bubulyawan daw si Papa iba yung kanyang approach. Uh-huh. Pag may mga ano. Pero, yung mga magulang ko na yan, grabe yung pang-unawa nila. Yung pag-intindi nila at yung masasabi mo talaga, grabe, buhay na buhay talaga sa buhay nila, mm-hmm. si Lord. Na, oh sige anak, ayan, oh, manalangin tayo, mag-pray tayo. Mm-hmm. I-surrender mo lang lahat kay Lord. Wow. Kaya nung tayo na yun, yun, nakita ko po na ah, ganun pala yung feeling na Kuya Noel, ni na Kuya Noriel, nung time na yon ni na ate. Kasi nung tumagap kami, 11 years old po ako, batang-bata po ako ng grade 5. So, syempre, ano pong malay po na. Pero na-experience ko po yun, yung ano po, Pastor Dong, yung slain ni Papa. Oo, kasi noong una, tinatawanan namin yun during healing ni Papa po. Kasi ganun, meron po kasi parang healing portion si Papa na na yung Holy Spirit na in-impart niya sa mga tao. Una, tinatawanan namin yun, natutumba sila. Tapos noong kami na naka-experience, iba pala yung feeling. Parang kang nakalutang na hindi mo maintindihan. Tapos, tatawa ka, iiyak ka. Pero syempre, nung time na yun, bata pa kami nun. Tapos yun, ito na, nung 2007, nung sinurrender ko na kay Lord. Yun, grabe po yung parents ko po, lalo na po si Mama. Si Mama po kasi yung, kasi si Papa po, ano eh, mga time na yun, nasa ibang bansa po. Meron po siyang mission abroad. So, madalas po talaga naiiwan sa bahay si Mama po. Doon po. So, siya po talaga yung ano, siya talaga yung humawak ng Armenta family nung si Papa po ay nasa malayong lugar. So, yun po yung isa sa mga pagpapasalamat ko kay Lord dahil mayroong Sister Melly na nag-hold ng family namin. At yun yung ano, ngayon, yun yung miss ko po eh. Kay Papa, na palaging kasi ano eh pasalubong ganun yung sigaw niya yung ganun po so nakakamiss po pero yun salamat sa Diyos po yun yung grace ng Lord sa amin. Alam niyo Pastora, grabe talaga yung encounter na yan kasi to ha, mga kabangers, hindi to ito ang dapat nating makita sa salita ng Diyos na ang salita ay buhay, salita, sabi ng Jeremiah 23:29 na word is a hammer, word is a fire. Ephesians 6:17, word is a sword, word is a water sa Ephesians 5:26. Mark chapter 4 verse 14, word is a seed. And James chapter 1:23, word is a mirror. And Matthew chapter 4 verse 4, word is a food. So makikita niyo po na lahat tayo hinihingi ng Panginoon na tayo lumago sa word. Lumago sa word. So to be born again or to be in Christ is one thing, but to be in the word, deep in the word is another thing. Kaya maraming nakakilala sa gawain ng Panginoon na nawala sa Panginoon kasi ang word ay hindi natanim ng malalim sa puso. Kaya dito kakailanganin ang salitang
grow in the Word. Grow in the Word. Kasi ang Word ay manual ng buhay yan. Kaya kahit ikaw may cellphone ka, ang cellphone, kailangan mong maintindihan ang feature eh. Kailangan mong basahin ang manual para di mo di masira ang cellphone. Kaya may manual yan. Gagamitin mo ang cellphone na may guide ang manual. Ang manual ng buhay, pag nakilala mo si Kristo, siya ang Word na nagkatawang tao. Kaya hindi pwedeng maghiwalay ang Diyos at ang salita niya. Ang Word at ang Diyos is one. Magkaisa yan. Kaya hindi pwede na sabihin natin, gusto lang natin din ang Word, ayaw natin yung messenger. So kaya ang message at messenger, dapat laging magkaisa yan. Kasi kaya ang daily life sharing ay isa sa napaka dapat nating maintindihan, itong Word na ito ay naitanim, hindi na isulat doon sa tabletang bato, kundi ang salita na ito ay naisulat sa puso ng tao na nakikita ng lahat at nababasa ng lahat. Yan ang 2 Corinthians 3:2. So kaya kailangan, tingnan nyo to, ito ang kailangan natin ngayon mga kabangers, itong batang ito, kahit ang mga magulang ay lingkod ng Diyos. Ang mga bata pa rin talaga ay dapat magkaroon ng sariling encounter sa Diyos. Sariling ma-meet nila ang Diyos at may time din sila sa Word ng Diyos, sa Word ng Panginoon. Kasi yun ang manual ng buhay ng mga bata. Kaya tingnan nyo, dapat sa, diba, sa Deuteronomy chapter 6 na ang mga salita niya ay dapat maitanim sa puso natin. Kasi hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kaya nangangarap ang Diyos na lumago kayo sa akin. Kaya sabi niya, kaya bantayan natin to mga kabangers kasi ito ay mga anak ng lingkod ng Diyos. At ngayon, sumibol ang salita ng Diyos nang dumating ang kaunawaan na yung magulang, nagpapaliwanag, niyakap sila, hindi tiningnan yung kahapon nila. Kaya namimiss yung ganitong pangyayari eh. Kasi yung Word nakatanim sa mga labi ng magulang. Kaya sinasabi ng Jeremiah 3:15, I raise as shepherds after my own heart to feed you knowledge and to feed you understanding. Amen. Iyan ang magulang. Kaya nung niyakap yung bata, anak, di bale, tapos na yon. Now, ngayon, anong ginawa ng nanay? I feed you now understanding. I feed you now knowledge, Pastora May. Iyan ang Word. Wow, ang galing, Pastor Dong. Dalawang klase talaga, no? Ang mga nangyayari o effect ng nakikita ng mga bata sa kanilang mga magulang. Itong kay Joshua, napakaganda. Dahil, oo, ang ganda. Although dumating siya sa dark moments ng kanyang buhay, ang naalala niya ay yung mga salita ng Diyos, yung paglilingkod ng mga magulang niya. At hindi niya nakalimutan na nakita niya ng magulang niya sa kanilang paglilingkod, alam niya kung kanino siya pupunta. Naalala mo ba, Pastor, one time may nakausap tayo? Christian din. Alam mo ba na kahit nasa libingan ng magulang, ayaw niyang puntahan. Christian na siya. Naalala mo ba yun, Pastor? Ah, oo, sa Negros Oriental. Oh, huwag mo nang banggitin. Oo, sige. Alam mo ba, Pastor, daw, nagulat ako dun, ha? Isipin mo, pinag-uusapan lang yung pagdalaw sa puntod ng magulang, ayaw niya pang dalawin. Mm-hmm. Sabi niya, bakit ko siya dadalawin? Wala naman siyang magandang alaala sa akin. Mm-hmm. Nakikipagtalo pa sa akin, eh. Mm-hmm. Imaginin mo ito, dahil walang magandang alaala ang magulang niya, kaya ayaw niyang dalawin kahit nasa puntod. Pero sinasabi niya, Kristiyano siya. Ibang klase yon. Ito naman, ang nakita niya, yung pagkakamali niya, niyakap siya ng magulang niya, ngayon, ipinaunawa. Sa alaala niya, namimiss niya ang magulang yun, niya. Yun, ang matindi. Ibang klase, ano, Pastor? Yeah. So, ibig sabihin, ito talaga, hindi talaga ito dun sa lugar kung nasaan ka. Kung di yung ano yung nalagay ng malalim sa puso at isipan mo na ginawa ng magulang sa iyo. Yes. Ibig sabihin, hindi totoong Kristiyano yon. Bakit gano'n? May galit pa yon. Meron pa yung unforgiving spirit. Oo. Hindi pa yon lubos na nagpapatawad. Kaya nga sinasabi ng Matthew 6, Pastora, na to forgive those who sin against you. Mm-hmm. Oo, di ba? Eh, kaya minsan, nagiging ano memorize at magiging ni-recite na lang natin eh. Mm-hmm. Pero hindi natin namamalayan na naka-imbak pala sa puso natin yan. Yan. At ito, magkaiba naman to. Na-realize ng bata. Mm-hmm. Kaya nami-miss ng bata
ang mga salitang ng buhay na binibitawan ng magulang. Yan, mga ka-daily life sharing, napakahalaga ng itinanim natin sa mga anak. Yun. Isang araw may tinatawag na realization. Realization moment, isulat nyo nga sa comment box, may araw ng realization. Yes. Marirealize ng ating mga anak ang ating mga ginawa, ang ating itinanim sa kanila. Amen. Amen po ba? Sabi nga ni Margie Cristobal, noon pong kabataan namin, pag naghihigpit po ang magulang namin, nagagalit po ako. Pero noong ako ay magkaanak, tama pala lahat ng ginawa ng magulang namin. Kasi ayaw pa nila nilang mapariwara ang buhay namin. Na Pastora, gusto ko lang isingit ha, bago natin ituloy yung ating ano. Kasi parang ano to eh, parang talakayan na to eh. No? Kasi yung bata, kapag kinokorek, kasi gustong-gusto nila yung gawin, yung gusto nilang gawin. Mm-mm. Alam mo ba, sa part ng bata, ang tingin nila sa magulang mali talaga. Tama. O na ngayon. Kasi alam mo, Pastor, ang nakita ko, maraming mga anak, katulad ko rin noon, ang naha-highlight yung kahinaan, yung kamalian. Pero hindi naha-highlight yung kanilang mabubuting gawa. Hindi naha-highlight yung naghirap sila, ang magulang naghahanap ng pagkain, araw at gabi, nagtatrabaho. Pero ang naririnig at natatandaan ng mga anak ay yung kalupitan. Ang naaalala ng mga anak, pinabayaan kami. Ang naaalala ng mga anak, nasaktan kami. Pero yung araw ng realization, yun ang matindi doon. Day of reckoning. Oo, maganda yung nangyari kay Joshua Mahali. Kasi opo, Pastor. Nung sinabi niya na, yun nga, eh, no, pag bumalik sa nanay, hindi kami tinulak, hindi kami sinisi, hindi kami, kundi niyakap kami. Yan, mga ka-daily life sharing, may realization ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya habang may buhay, may pag-asa, yakapin ang magulang. Dalhin ng dalhin ang mga anak sa gawain ng Diyos. Tama ba, Joshua? Tama. Amen. Po. Meron po akong meron po akong song na gustong i-share po sa mga ka-daily life sharing. Sige. Gumitara, Pastor Dong. Hindi po, akapela lang po. Akapela, okay, sige. No? Sige. Ito po ay song ni Don Moen. Kasi po nung nawala na po si Mama at si Papa. Actually nung si Mama po yung nawala, na realize ko na po ito. No, ang title po niya, When It's All Been Said and Done. Okay. Sabi po sa awitin, when it's all been said and done, there is just one thing that matters. Did I do my best to live for truth? Did I live my life for you? When it's all been said and done, all my treasures will mean nothing. Only what I've done for love's reward will stand the test of time. Lord, your mercy is so great that you look beyond our weakness and find purest gold in miry clay, turning sinners into saints. Wow. And I will always sing your praise here on earth and ever after. For you've shown me heaven's my true home when it's all been said and done. You're my life when life is gone. Wow, hallelujah. Sabi, yun yung pinaka-favorite ko pong line na everything will pass away. Isaiah. Yeah, lilipas. Sa book of Isaiah, lahat yan, lahat ng ganda, lahat ng bagay, lilipas. So, yan. Pero yung word ng Panginoon at yung mga pagsunod mo sa Kanya, yeah, yung ginawa niyang kabutihan, yan. Sabi nga doon eh, you've shown me heaven is my true home when it's all been said and done. You're my life when life is gone. Wow. Doon nagsistruck sa akin yun nung time na yun na nawala na yung mga magulang ko na grabe. Thank you, Ma, Pa, kasi this is the best gift that we could ever have. Na ipakilala si Lord sa inyo. Yun. Na siya ang buhay natin. Wala na ng buhay dito. Amen, gusto ko 'yan. You're my life, Lord, when my life you're my life when life is gone. Kasi yun naman din eh. Yun yung pangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan sa atin. Wow, amen.
Yun. Hallelujah. Panoorin mo nga ito, mga ka-daily life sharing. Napakasarap i-replay nito dahil punong-puno ng aral. Yeah. Yung araw ng realization niya, yun ang kanyang breakthrough. Sabi niya, Mama, pagod na ako. Pero Kuya Joshua, may mga nais bumati sa iyo. Gabi, paki-play mo nga yan. Ayan. Good afternoon, Pastor May, Pastor Dong, and Joshua. Ayan. So, ang unforgettable moment ko, moments namin ni Wacho nung maliit pa siya, si Joshua, nung dinuduyan ko siya habang natutulog. And nag-review ako noon nung high school, kasi exam namin, examination namin noon. And then, pag nagising siya, mayalaro kami ng cards yung Marvel. So, nakabaligtad siya. Pag binaligtad mong gano'n, lumabas ay character si Wolverine, gagayahin mo yung power at saka yung strength niya. Kaya napakasaya yung moment yun. So, ikaw ni, anong unforgettable moment mo kay Joshua? Iwajo? Kung ikaw yung inaalagaan mo rin siya ng bata, sa, yung sa akin naman yung pag-alaga niya sa mga anak natin, kasi mahilig talaga si Father Wajo sa mga bata, at saka yung mga anak namin, inaalagaan niya talaga. Mm. Napaka-maasikaso. Para siyang si Brother Ime, kaya pwedeng-pwede na talaga dahil praktisadong-praktisado na. Kaya ang tanong naman namin, Father Wajo, kailan? Kailan? So, message ko lang sa'yo, bro. Tuloy-tuloy ka lang sa pagsamba kasi napakasarap sa umbay ng Panginoon. Gamitin ka ng Lord, maging on fire ka lagi to turn the nations upside down. Yung mga kabataan, ma-reach out mo. Magamit ka ng Panginoon. And pray, bless ka ng Lord financially, yung good health and wisdom galing sa Panginoon para sa'yo. So, good afternoon and thank you so much. Love you, bro. Thank you. Wow, si Kuya. Grabe, si Kuya. Sige, Kuya, anong masasabi mo sa iyong kuyang panganay? Si Kuya Noel. Ayan. Gaya po nga sabi ko kanina na siya po yung nag-alaga. Siya yung nagturo nga ng mga bagay. Ano yan? Malinis din. Malinis po kasi yan si Kuya Noel. Sa bahay. Ako, tindi niyan. Oo. Sila-sila. Huwag kang magkalat. Oo, ganun. Tsaka ano, pag kailangan niya maging madisiplina, disiplina din. Yeah. Okay, ngayong wala na si Ninong Dante at si Ninang Melly. Mama at papa. Paanong tumatayo si Kuya Noel sa inyo bilang panganay? Ganun pa rin po. Minsan-minsan nag-ano po kami, nagmi-meet po kami. Tapos bilang panganay, syempre lagi po din ano, nakamusta yung Wajo, kamusta ka na? Hindi siya nakakalimot na mga musta si Kuya Noel. At kasi alam ko po na he is a good father sa mga pamangkin ko po. Pati si Kuya Noriel, ganun din po siya. So, yan. Tsaka very responsible po yan. He is a very responsible man. No? Kasi bata pa lang sila. Lagi nila, lagi nila yung kinukwento sa amin na talagang naranasan nila lahat. Yung alam mo yung ultimo na pagkakang sasaing ginagano din. Oo nga. Naranasan ko po namin. Opo. No, naranasan po namin. Nabot ako rin po. Opo, yung ano. Actually sa amin po ano tubo rin. Tubo. Opo. Maliit. Ganun din sa amin. Yun. So lahat po na yung gawaing bahay kasi wala lang pong mauutusan eh. So talagang ngayon po si Kuya Noel po he's a very responsible man. Okay, may kasunod pa, panoorin mo to, Kuya Joshua. Yo, sup? Sup, Kuya? So unforgettable moment with Kuya Wajo, probably top of my list right now is yung ano, when he led the worship during my wedding. It was really amazing. It was like a Acts 2 experience. There was the wind, there was like tongues of fire. Everyone was speaking in tongues. And yeah, that was really amazing. That was really amazing. And so, yeah, Missy Kuya, hope to see you soon. And I pray that God will bless the desires of your heart. And I know it's gonna be soon. What you've been praying for and looking forward to it. And I know that God will provide for you and he will strengthen you and give you the wisdom as you lead your own family in the future. God bless you. Love you, Kuya.
Yun, mukhang Pasko pa kay Jeremy. Pasko. Oh, malamig. Hindi pa naliligpit yung Christmas tree. Oo. Hindi pa naligpit eh, no? Yeah. Love you, bro. I love you, bro. Sige nga, isunod na nga natin yung kasunod pa, Gabby. Hello po, good afternoon. Ako po si Joanna Armenta, pero mas kilala po ako sa pangalang Jojo. Ako po ay ang pangpito sa mga magkakapatid ng Armenta siblings. Hi Kuya Wajo, surprise! Miss na miss ka na namin, miss na miss na kita. Share ko lang, ang hindi ko po malilimutin kay Kuya Wajo. Well, I think nabanggit na naman po ito ni Kuya Jeremy noon no, na siya po talaga isa sa mga pinaka-talented na taong kilala namin. At sa magkakapatid, siya po talaga yung pinaka-talented. Mahawakan niya lang isang instrumento in just like maybe 30 minutes, alam niya na kung paano siya gamitin. Si Kuya Wajo, marami kaming moments na nag-jam kami. Kasi sa family po siguro, kami yung nabiyayaan po talaga ng pagkanta. Talent ng, sa pagkanta. So, although lahat naman po kami kumakanta, so si Kuya Wajo po talaga at saka kaming dalawa, like kaming sinasama sa mga outreach ni Papa para po kumanta during the healing, ganyan. So, yun yung po yung mga hindi ko malilimutan kay Kuya. Also, po nagpapakonsult ako when it comes to parang voice lesson, no? Si Kuya Wajo talaga yung nilalapitan ko. And siya po yung nagturo sa akin at sa amin kung paano mag-gitara. Si Kuya Wajo, hindi ko malilimutan kapag kami ay, kunyari, walang kuryente sa bahay. Lumalabas lang po kami sa terrace namin, tapos nilalabas namin yung gitara. Tapos magsa-strum lang yan or magpa-pluck and then kakanta na kami kung ano mang kanta ang maisip namin. So mag-jam and jam lang kami. So yun po yung mga hindi ko malilimutang moments kay Kuya Wajo. And we are so proud of him. And sobrang blessed namin na may kapatid kaming katulad niya. That until now, he's still being used by God as a worshiper to lead the congregation, you know, to reach out to more souls, especially sa mga kabataan. So Kuya Wajo, we thank you. We thank you for being so sweet, no, na kapatid. And we thank God for your life because we have a brother like you. Love you so much. God bless. I love you too, Joe. Okay, anong mensahe mo una kay Jeremy? Kay Jeremy, ano, unforgettable moments niya, ano, sa wedding po, di ba? Pero marami po kami unforgettable moments niya. Kasi, oh, ano po, kasi si Kuya Noel, kung si Kuya Noel, si Kuya Noel yung ka, ano niya, yung ka-body niya, ako si Jeremy po. Oh, so Jeremy. during nung mga yung young years na ano namin, pinoprotektahan ko yan. Minsan nga may nakaaway yan. Galit ako. Oh. Para si Kuya Noel po, ganun din po, no? So yun, ganun ka po kamahal si Jeremy. Tapos sa basketball, yan. Alam niyo yun, kahit kapatid ko yan, pinapagalitan ko kasi minsan tanghali na gumising, humihilik pa. Kasi yung basketball training maaga. So marami po kami, ano, unforgettable. Pati sa mga computer games din po, kasama ko din po siya, no, na lahat naman po na dumaan sa ganun. Tapos nakakasama ko siya lahat, yung bonding, tapos yan, yung worship din. Wow, grabe yun. Grabe. Grabe yung sa mga praise and worship na yan. Meron nga lang dun, parang jamming-jamming lang, kagaya nga sabi ni Jojo, bigla na lang kami bu-worship. Yung, Alam mo ba, Joshua, sa buo ninyong pamilya, ang isa sa pinaka-highest na naranasan ko sa pamilya niyo noon, napaka-worshipper talaga ng daddy niyo. Opo, totoo po yan. Napaka-worshipper ng papa niyo. Sobra po. Pag tuwing makita ako niya, no, pastor, gitara, na, brother, gitara, automatic na yun. Alam mo na yun. Ako na ang maglilid. Opo. Kayo kasi mga malilid pa noon. Pero mga bata pa kayo noon, umiiyak na kayo sa Diyos eh. Yes po. Opo. Kayong mga mag-anak eh. Mm. Kayong magkakapatid. Pero alam nyo, nakita ko ngayon, yung ini-interview ko kayo na magkakapatid, consistent talaga na yung grace na kayo ay mananamba. Consistent kayong magkakapatid eh. Mm-hmm. Kahit sa mga bukang bibig, kahit hindi, sa unang tingin, napaka lahat kayo mananamba talaga eh. Amen. Lalo na siguro kung kayong magkakapatid ay mapag-isa. Magkakasama. Magkita-kita tayo. Nako, grabe yun. Grabe yun. Ang sarap
yung magkwentuhan ang lapit na ng oras. Oh, anong mensahe mo kay Jojo? Kay Jojo naman, ayan, I love you, Joe. Totoo po yun, yung mga kinuwento niya, yung mga sinabi po niya sa akin. Mensahe ko kay Jojo na I love you and continue to be a good mother kay Kobe. And ito, marami din ito pinagdaanan si Joanne. At lahat yan, lahat naman sila, mahal ko. Alam nila yan. Yeah. Na pag may mga bagay na, yun, may mga problem or ano, na ano, hindi and po, man. Opo, na lagi po kami nag-uusap-usap. Yes. Hindi naman nakakalimot. So, kay Joanne, samahan ka ng Lord sa job mo at amen. Sa mga endeavors mo sa life. And yes. As a worshiper ni Lord, no? Kasi alam ko, nag-worship lead ka na rin. So, yan. Amen. Love you. Ako, sabi ni Jeremy, lalo daw nung college days, puyatan. Yeah. Oh. Lang naman, totoo. Hindi naman ito ang ay, huli grabe. Nating pag-uusap. Oh, hindi naman. Teka, anong mensahe mo kay Ninya? Kay Ninya? Si Ninya, kamukha ko yan. Oh. Girl version ko. Yeah. version niya. Mensahe ko kay Ninya, itong babaeng din to, sobrang babad din to. Yeah, totoo. Actually, tama ni, pero ito rin na kita-kita ko lagi sa mga ano, sa mga sinishare niya na on fire lagi na may mga sinishare siya na word of God, no, na hindi siya nakakalimot talaga. What comes kasi alam ko may mga struggles din siya. So, Ninya, keep doing on what you're doing and keep on serving the Lord and keep on sharing the gospel through yes. lalo to sa social media kasi alam ko may mga vlog-vlog na rin si Ninya eh. Yeah, Pastor Dong. Kasunod na namin siyang interviewin. Ayun, Ninya. So, yeah. I love you, Ninya. And continue dancing to the Lord. Amen. Oh, graceful Amen. Dancer. Yan. Yan. Okay, God is faithful. Meron pa tayong 10 minutes. Opo. Meron akong kasunod na tanong. Dahil maraming beses mong nababanggit at ng mga kuya mo, kapatid mo, na talagang ang napakalalim ng iniwanang pagtuturo sa inyo ng inyong mga magulang, lalo na ang salita ng Diyos, kaya nasabi ninyo, God is faithful. Una, Kuya Joshua, sagutin mo yung aking tanong, God is faithful with your family. Why? God is faithful to my family because, ano po eh, hindi, walang time na nagkasira-sira kami. Wow. Though we are not perfect. Mm-hmm. Kasi kahit nasabihin natin we are pastor's kids mm-hmm. or children, mm-hmm. meron pa rin mga imperfections. Yeah. Yeah. Iba-iba ugali din yan. Mm-hmm. Ano, kahit nasabihin natin na galing sa isang magulang mm-hmm. may mga kanya-kanya yan as we grow old. Yeah. Lalo na as we grow old, older, no? May mga kanya-kanya ng perception yan, kanyang opinion, pero God is faithful to us. Lalo na po nung nawala na rin po yung magulang namin. Mm-hmm. So, hindi pa rin nawala yung bonding, yung love, though busy sa work, busy sa ganito, busy sa ganyang bagay. Nandun pa rin yung, kaya sobrang thankful talaga kami kay Papa at Mama kasi yun eh, yun yung iniwan po sa aming legacy nila na si Lord ang center ng lahat. Mm-hmm. Hindi lang sa mga ano yun, sa mga love yung center mm-hmm. ng relationship, sa family importante. Yeah. Yun. Wow, amen. God is faithful dahil yung love ng Panginoon sa amin. Mm-hmm. Andun na lahat 'yon. And then yun nga po, yung takot sa Panginoon. Mm-hmm. Wow. So maliban sa pagkanta, paglilingkod, ano ang nakita mong kultura o yung ginagawa ninyong magkakapatid lifestyle. Na naging lifestyle na ninyo na itinuro sa inyo ng inyong mga magulang? Kultura? Oh. O lifestyle? Lifestyle. Kaugalian. Yung ano po, yun nag-gather po kami. Nag-meet up kami once in a while. Wow. Tapos, hindi mawawala ang praise and worship. Oh. Yan ang sinasabi ko, Pastor. Hindi po mawawala. Never po nawawala ang praise and worship. Yun ang sinasabi. Lagi po nandun yan. Lifestyle talaga nila noon yan. Opo. Kasi yung daddy nila, papa nila, talagang di papayag yun. Opo. Mm. Lagi pong may praise and worship po, palagi. Di papayag yun. Talagang ano eh, either random or... Handa nyo na yung gitara ninyo. Meron pa akong huling tanong. Lahat ba kayong walong magkakapatid? Dahil siyam kayo, yung panghuli ay nagkaroon ng kapansanan. Yung walong magkakapatid, at your age today, lahat ba kayo ay naglilingkod sa Panginoon? Yes po.
Definitely. Wow. We are serving God. Hallelujah. Yun, that's the greatest legacy nga po na naiwan sa amin ng Panginoon. Hallelujah. Opo. No, in sa lahat ng paraan. Mm. Kasi po naiwan din po sa amin na that he is faithful kasi hindi po din nawala yung pagbibigay. That's yeah, giving back. That's giving back. Kasi lalo na po pagka yung Christmas. May mga time nung Noche Buena, before mag Noche Buena, nagbabahagi kami mga pagkain sa mga kapuspalad doon sa city. And then itong Christmas naman, si Jojo, kung nakita niya po sa kanya mga post, gift naman sa mga kapataan, pumipila. Tinutuloy pa rin nila yung legacy nila ng mga magulang. So, nako mga ka-daily life sharing, napakasarap marinig na ang mga magulang kahit wala na, pumanaw na, pero ang mga anak ay nagpapatuloy. Ito yung paulit-ulit namin sinasabi mag-asawa. Kaming mga magulang ay lilipas, pero yung itinuro namin sa aming mga anak dahil ito ay kailanman ay hindi lilipas dahil ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, mabisa. Aawitan nila tayo, dakilang katapatan. Sa Diyos ay buti na ating Panginoon. Sadyang kay buti na ating Panginoon nagtatapat sa habang panahon. Habang sila po ay umaawit, maaari niyo nang ipadala ang maging iyong mga prayer request sa at kayo po ay aming sasama sa panalangin. Pagkukulang biyaya niya'y patuloy nalaan. Ibigay ng lahat. Praise you, Lord. Kaya't sa puso ko damdamin katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, tunoy magunaw man maasang ang lagi, maging hanggang wakas nitong buwan. Kaya O Diyos, kaya O Diyos, ikay aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, O Diyos. Mga daily life sharing, napakasarap makarinig ang isang napakagandang kwento na iniwanan ng mga magulang. Amen. Kami mag-asawa dahil personal po namin kilala ang magulang nila. Magulang ni Noel, Jeremy, magkakapatid na ito ni Joshua.
silang siyam na magkakapatid dahil personal namin silang kilala. At personal din namin talaga na nakita, saksihan. Nasaksihan yung ginawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya yung ginagawa namin ito, this is the way how we honor their parents. Pamamagitan ng ikwento sa inyong lahat na posible ang lahat ng ating ginagawang paglilingkod sa Diyos ay hindi nasasayang. Ang paglilingkod natin, ang pagbibigay natin, ang paglalaan natin ng panahon at oras ay hindi nasasayang. Napakasarap po talaga na sambahin ang Panginoon. Minsan pa awitan nga natin, Pastor Dong. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. O Diyos, pag sa pag-ibig mo'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang buktong mong anak na matay dahil sa sala ko, pasasalamat ko'y maging sa myo ng pagsamba. Sa Panginoong Jesus, tuhod ko ay luluhod. Siya ang dakila sa lahat, siya ay inyo. Salamat Lord sa buhay mo na inialay mo upang kami ay mabuhay ang kapiling mo. Salamat Lord sa grasya mo, salamat sa buhay ng lingkod mong ito, si Joshua Panginoon. Lord, I declare and I pray and I believe na may nakalaan kang buhay na isang buhay na masagana sa batang ito. Lord, patuloy kang magpakilala sa buhay ng batang ito. Kung paano kang nagpakilala sa magulang niya at nagpakilala sa akin, magpakilala ka sa batang ito ng husto, Lord, upang siya ay iyong lubos na magamit sa iyong karangalan. Pagpalain mo ang mga Armenta siblings, Lord. Pasaganain mo ang mga mag-anak na ito. Kung paano mo rin pinasagana ang mga magulang at paano mo rin pinasagana ang iyong lingkod, pasaganain mo rin ang magkapatid na ito upang magamit mo at maluwalhati ka sa pinakamataas na poder ng buhay nila. Salamat Lord, palakasin mo si Joshua sa lahat ng bagay at sa lahat ng aspeto. Salamat Lord sa daily life sharing. Salamat sa biyaya mo sa gawain at programang ito. Purihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Isang amen. Awit pa bago tayo matapos. Jesus, sinasamba kita. Jesus, sinasamba kita. O Diyos ng langit at lupa, itinataas ang pangalan mong banal. O Diyos, tapat ka dakila. Jesus, sinasamba kita. O Diyos ng langit at lupa,
itinataas ang pangalan mong banal. O Diyos, tapat ka dakila. O Diyos, tapat ka dakila. Mismo yung kanta. Hallelujah. Live sharing. Hurra baba shake ya raba kande. Kukumpletuhin natin ang pamilyang magkakapatid na Armenta. Thank you Lord. Thank you Lord. Salamat sa iyo Joshua. Salamat sa iyo anak Joshua. Salamat ng marami. Palain ka ng Diyos. Hallelujah. Yeah. Sige magpasalamat ka sa mga nakikinig. Thank you po sa lahat po ng mga nanood at nakikinig at patuloy na sumusuporta po sa live streaming na ito. Grabe po itong programa na ito. Salamat po na natapos nyo ang program at nandyan po kayo, nanatili po kayo dyan nanonood at nawa po na napagpala po kayo ng Panginoon at marami po tayong life lesson. Yeah. Learned. No? Abangan natin ang next chapter ng kwenta ng buhay ni Joshua. Amen. Yes. Salamat po. At amen. Next chapter ng mga magkakapatid. Amen. 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 Salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Yes. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye.